grabe mga bali-balita ngayon, no? Grabe. Ay, naku, mga kaibigan. Nakakaano, hindi ko alam kung mag-agree. Sana mag-agree naman kayo, parang awa nyo na. Do not try to believe everything you see over the internet. Hindi lahat ng bagay dyan, mga kaibigan, ay totoo. Diba, oo. Karamihan naman totoo dyan, yung mga nakalink sa mga credible ano, news organizations, yung mga Facebook, yung mga yan eh. Diba? Pero yung ibang balita dyan eh, alam nyo mga kaibigan, nowadays, ang dami ng mga nilalang, gagamitin ng social media to discredit and destroy someone else's reputation. Ha? Nakakalungkot isipin. So do not believe, ha? O, medyo manuri kayo bago kayo maniwala, ha? Kung kani-kanino. Maligayang pati mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin sa Ibayong Dagat. Hello po, welcome to the show. At binabati ko po yung mga taga Motor Trade. Sir Jay Mendoza, yung mga empleyado mo nandito. Pagbukas absent, napuyat kasi ngayon. Nandito po. Pwede lang magas yung naka-eyeliner ako. Hello po, ayan ha. Mamera ng warehouse, maligayang bati sa'yo. I always remember you every time na asalan mo ako na taga motor trade. Lagi kita naalala. Diba? Kasi naman yung ano mo. Oo nga. Ay, nako. Si Miss Nicanor. Ayan. Nakikinig sa atin yan. Maligayang pakikinig sa iyo. At kamusta. Salamat ha. January, sabi niya kakarinin niya daw yung negosyo namin. Tama yan. Hello din kay John, na for the first time hindi siya nakadilaw ngayon, dumalaw. Kala mo hindi napapansin ha. For the first time nakaputi siya ngayon, dumalaw. Hindi ko alam kung may kulto ko, lagi nakadilaw ha. Si Chris Mosso, Clifford, nakaantabay sa atin. Sabi ng kapatid ko, bati naman kuya ang Team Gabriel Lagunilla ng Tech Mahindra. Team maligayang pakinginig pa sa JC. Ayan, Romar Carpio, Joanna Marie Daisy Copeland, Josh Orlean, MK Peralta, Angela Ramos, Miko, John, Marianne King Burley, and Nina. Maligayang pakikinig po. Team Mahindra. Kotse yan, di ba? From India. Babati Colonel Jose Victor L. Vargas ng Philippine Air Force ng 6th RSN ng Zamboanga na nasa Clark Air Base ngayon para sa anniversary ng Air Force Reserve Command at kina Sir Villanueva at Tristan Jomar, sa wife niya at baby niya, pati si Kuya Jobert, pati ang wife niya, nakaantabay lahat ng mga kabatch from our Tamitambay ng Love Radio Zamboanga. Maligayang pakikinig. Caller number one for this evening, si Mio. Babae to, Chard. Mio. Hello? Hello po. La, ano, paano pangalan mo? Mio po. Ayusin mo nga ang gulo. Spell. M-I-Y-U po. Yumi pangalan mo, no? Ang tama ako, no? Quiet lang po. Hindi, nasabi ko na, ibahin natin Yumi. Ang pangit mo mag-invento ng pangalang iba. Para kang ulam, para sotang honan dating. Diba? Para tataka ng miswa. Diba? Mio, para kang motorsiklo sa motor train. Ate, lakas mo yung voice mo, dikit mo sinabi yung phone. Hello po. Ay, inis na nanay ko sa'yo. Pakasan. Papapalo ko na nanay ko nito. Idikit mo sinabi mo yung phone. Hmm? Idikit mo sinabi mo yung phone. Ito na nga po. Yarn. Ang ginagawa sa buhay ni Yumi? Wala po ngayon. Tambay. Ha? Ano na? Wala po sa ngayon. Tambay? Parang ganun na po. Bakit? Anong dating work mo? Wala rin po. Kung baka sa ngayon ka, kala mo nag-work ka dati. Bakit di ka nag-work? Hindi ko po trip. Nag-aaral ka dati, hindi naman din. Opo, nag-stop lang po. Anong tinapos ni Yumi? First year college po. Sana maituloy mo, ano? Opo. Para yan sa, ano, kinabukasan. Opo. Bakit yung sumabad ng kuko lang niya? May jowa ka.
ano po. Yan, yan. Love life, pinakatupag mo, ha? Hindi mo trip magtrabaho, pero trip mo magjowa. Ay, nakaw. Sige na, magkwento ka na. Ihingi po sana ako ng advice. Kung lalakasan mo, magtutuloy tayo. Kung hindi, eh, di bukas ka na lang tumawag sa akin. Papa Jack, ihingi po sana ako ng advice. Advice? Opo. Buti naman, kasi yung nakaraan tumawag sa akin nung isang araw, ang hinihingi tuition. Eto, advice lang. Gusto ko to. At, okay na, magkwento ka na. Papa Jack, kasi po, Dikit mo sa labi yung phone, lakasan mo. Ano po, may ex-boyfriend po ako. Gano'ng katagal naging kayo? Exactly 1 year and 1 month po nung nag-break kami. 1 year and 1 month? Dami yan, ha? Sa bakit? Ang gulo ko lang kung maitulong sa mundo. Matapos? Nag-break po kami nung November 16. Ay, eto lang. This month lang. Opo. Sakto po mansari namin. Fuck. Ay, gadiha. Oh. Bakit kayo nag-break? Malas talaga ang 13, no? Di ba 13th mansari yan, eh? Tama? Opo. Oh, 1 year, 1 month, eh. Sayang ate. Kasi sa ibang ano lugar, pag pang 13 ang mang binibigay hindi break up. Alam mo kung ano? Ano po? 13th month pay. Next week makukuha ko ng 13th month pay. Tatagyo ko kapitin ko yan. At tapos? Yun po. Actually po, may baby na po kami. Ha? Ano po? kaka 1 month lang po ng baby namin nung November 27. Ano sabi ng magulang mo? Wala po. Alam nila na buntis ka? Opo. Nung time po na pregnant po ako, doon po ako nakatira sa bahay ng boyfriend ko. Okay, tapos nung nanganak ka, lumabas ka sa magulang mo? Hindi po, nandun pa rin po ako. Nung nag-break kayo, umalis ka doon? Opo. Pwede dala mo yung anak mo nun? Hindi po. Kasi hindi pa po siya pwedeng magbiyahe. Saan ba yung lugar nila? Taga Maynila ka? Sa Pangasinan po. Hala! Sorry. Sa Pangasinan? Sa Dagupan po. Sa Dagupan? Opo. Nag-date ba kayo sa Bunuan Beach? Hindi po. Actually po, may bahay din po kami sa Dagupan. Hala, talaga? Opo. Pwede, ano ka, Pangasinense ka? Opo. Ganun. Labir ka, lalabir. Yun lang alam ko. Tama ba? Opo. Taga doon ka talaga? Opo. Okay. Tapos? Nung actually po, ayoko po talaga na mag-break po kami. Unang-una po kasi dahil na din po dun sa baby namin. Tapos, pangalawa po, kasi mahal ko po siya at saka hindi ko po kaya pag mawawala po siya. Sabi mo lang yan. Mamatay pag nawala siya. Pero siyempre mahal mo yung tao, di ba? Opo. Tapos, yun paano po. Ba yung dahilan bakit kayo nag-break? Siya nakipag-break, di ba? Opo. Ano yung dahilan niya? Kasi po nung 16... Nakasan mo ate, pahina ka ng pahina. Sayang ako. Nung 16 po kasi, mansari po namin. Nasa bahay po ako, nasa school siya. Ah, nag-aaral pa siya? Opo. Asa siya nag-aaral? Yupang, gano'n? Secret na lang po. Yupang, no? Ano yung pang kasi na yun? Tapos po... PSU, no? Yupang? Hindi po, hindi. Public lang po. Ano ka ba ang Yupang? Public, ano ka ba? Ganun po. State, ay, PSU, no? Hindi po. Nabayan, mali ako. Sige. Tuloy. High school pa lang po. High school pa lang siya? Apo. Ilang taon na siya? Hindi po kasi parang, basta po. Ilang taon na siya? Gusto ko malaman. Ano po, 16 niya po ngayon. Ay, naku, ang babata niyo. Ano? Wala pa ang buhok sa kinikili yan, ah. Diba?
Pero pag nung 16 ako, wala pa akong buksa sa kilikili, pero may amoy yun. Wala yung amoy. Bata pa niya! Hindi ko po kasi alam nung una na gano'n. Nalaman ko na lang, pumatagal na kami. Ano, huwag mo ko lokohin. Hindi, totoo po. Eh, malaking bulas, gano'n? Ibig mo sa... Tangad nga po siya sa akin. Ibig mo sabihin sa akin, ano, Yumi? Nakikipag-date ka, nakikipaglap-lapang ka sa lalaking hindi mo alam, ilang taon? Pwede ba, huwag mo akong ano yun, ha? Hindi po, ano, actually... Kung hindi mo man nalaman, yan ay kapabayaan mo. Imagine mo, dinadate mo yung tao, wala kang alam sa kanya? Hindi po, ano... Right time na eh. Nalaman ko po mga may months na kami, ganun. Naniligaw, hindi po kinikilala bago mo sagutin? Hindi, sabi niya po kasi, ka-age ko Shush! Lang. Sus! Talagang buhay to, right? Tayo amin-amin, one manong. Tapos? O, tapos? Ano nga pinag-break, dahil na pinag-breakan ninyo? Yun nga po, nung mansari po namin nung November 16, Then, pumasok po siya ng school, nasa bahay po ako. Oo. Oh. Tapos, nagtataka po ako kasi hindi niya ako greenit, ganun. Tapos, umalis siya ng bahay, hindi niya man lang ako pinansin. Pasensya na po sa boses, pag-asa ko ngayon eh. Sige lang, basta lakasan mo. Tapos, yun po, nag-text po ako sa kanya habang nasa school siya, sabi ko, ayun, bakit naman di mo ako greenit, sabi ko. Tapos, parang nanlalamig ka na sa akin, sabi ko, kasi hindi ko po kayang sabihin sa kanya ng personal yun, kasi baka hindi niya lang po ako pansinin. Kaya tinext ko na lang po. Then, nung lunch, umuwi po siya. Oo. Nagtataka po ako, hindi niya po talaga ako pinansin. Tapos, kasi nga tinext mo nga, na kung ano-ano. Oo. Eh baka tapos, naman kasi nakaligdaan lang, oo. Ayun po, hindi niya po talaga ako pinapansin. Tapos, medyo naiinis na rin po kasi ako kasi mula po nung sumali siya ng clan, lagi na lang po siyang cellphone ang hinahawakan niya, hindi niya ako napapansin. Ganun. Ah, may clan siya? Opo. Alam mo, ang hirap sawayin, ano, kasi unang-una mga kaibigan, I don't like clans, ha? Ikaw, kung ako, may clan ka ba? Ha? Ako po? Teka lang, may clan ka? Anong clan? Ay. Ha? Ano yan? Clash of clan? Tumigil ka dyan, ha? Buti anak ko eh. Anong clan, ha? Ano ibig yung point mo dyan? O, tapos? Yun nga po, yun, marami nga po siyang ka-text, ganun, pero may lagi po akong napapansin na ka-text niya, pero nung una, hindi ko na lang po pinapansin. Pero napapansin mo? Oo. Gulo ka? Oh, tapos? Hindi ko na lang po siya sinasaway para hindi niya sabihin na silosa ako. Ganun. Hanggang sa one night kasi nabasa ko yung messages nila nung babae. Wala, anong sabi? Yun nga po, yung kung paano kami dati nung nililigawan niya ako. Ganun naman siya doon? Ganun din po. Ay, paktay ka niya doon. Talaga? Opo. Bad trip nga yan, te, no? Tapos po, yun. Then, ang ginawa ko po, gusto kong sumali nung clan nila para makuha ko yung number nung girl. Sumali ka din? Hindi po ako nakasali kasi may nakausap po akong clanmate nila. O, ano sabi? Tapos, sinabi ko, yun. Sinabi ko na, sabi ko, ako yung girlfriend ni Gail, sabi ko. Oo. Tapos, may girlfriend na pala siya, sabi po nung clanmate niya. Gail pala pangalan, no? Nabanggit mo, te. Yumi at Gail, paktay ka niya, no? Tuloy. Tapos, yun po. May girlfriend na pala si Gil, sabi niya, bakit ba parang nagulat ka, sabi ko. Tapos sabi niya, kasi may nililigawan siya, sabi niya po. Yun na. Tapos, sure ka bang nililigawan niya talaga yan, sir?
Oh, hindi niya ba sinabi na may girlfriend siya, sabi ko. Hmm. Then sabi niya, hindi, ang GM niya single daw siya eh, sabi niya po. Yan, GM, pak. Anli pa naman ang text-text na yun. Hmm. Tapos, yun po, sabi niya nga, sabi rin po nung ka-text ko na yun, sabi niya, may crush nga siya dito eh, yun ate yung niligawan niya, ganyan-ganyan. Tapos yun, nagkwentuhan po kami nun. Babae yun! Yung ka-text ko po? Oo. Lalaki po. Lalaki? Akalaan mo, ay nabay, sirbe rin pala mga chismoso ngayon. Kasi, alam mo na lamang ka, di ba? Matapos? Tapos, yun po, yun po, nasaktan po ko dun sa nalaman. Kahit naman sino siguro, eh, di ba lalot kakapanganak mo, di ba? Oo po. Oo. O tapos, hanggang sa nag-away kayo dahil... Mahinsa rin yun, hindi ka binate. Hindi naman po. Hindi ko naman po siya kinonfront ng personal doon. Hinayaan ko na lang. Pero nag-text ka, di ba? Oo po. Tapos umuwi siya naman, hindi ka kinausap. Akala ko kasi ate, wala ka lang. Kasi akala ko, hindi mo lang basta, wala naman siyang ginagawa dahil lang doon nag-away kayo. Pero kung may dahilan ka naman, at pag pinagdugtong-dugtong mo yung nangyari, ay talaga may ginagawa yung lalaki. Tapos, di ba, ang pinaka-ano pa niya, nakipag-break pa siya. Ibig sabihin talagang, he was trying to get rid of you. Eh, ikaw tong, alam mo ate, nakakalungkot ka. Ikaw tong, hindi naman sa ano, pero ikaw tong malaki ang pinusto dahil ikaw tong nanganak. Diba? Hihinto ang mundo mo dahil sa kanya. Dahil naging nanay ka ng anak niya. Eh, hindi mo naman ginusto mag-isa lang yan. Pero, nung time na naging kayo, ikaw tong hindi minor, siya yung minor. Minsan kasi walang isip-isip. But anyway, sige na, natuloy. Then yun po, sabi nung boy, sige, ko-confront ko siya mamaya, pero huwag mong sasabihin na naka-text mo ako, sabi niya. Then yun, nag-textan silang dalawa. Tapos, fino-forward sa akin nung guy yung mga text nung boyfriend ko. Hmm. Biglang may kasama ng ibang karakter sa kwento na walang kinalaman sa inyo. Diba? Opo. Oh, tapos? Then, yun, naiyak na po talaga ako dun sa nabasa ko kasi pinorward niya po sa akin yung text ng boyfriend ko na wala na pala po kami. Ah, kaya ka umalis. Bigla ka nang, kumbaga, decide ka nang umalis ka na. Hindi pa naman po kasi gusto ko po talaga nun. Umali pala ako, sorry. Oh, paano umalis? sorry. Nung muna kasi, ang alam mo lang umalis ka kasi, di ba? Opo. Oh, tapos, paano? Oh. Then, nilapitan ko po siya, tapos kinabasa ko yung message. Wala na pala tayo, ngayon ko lang nalaman, sabi ko po sa kanya. Ang sabi niya? Wala po, hindi niya pa ako pinansin. Kala ko, ano nakapla, true, ganun. Bad trip, no? Hmm. Tapos? Then, yun po, hindi niya po talaga ako pinansin, so that night po, sakto dumating po yung parents ko galing ng Manila. Ah, sumama ka na? Hindi po. Umuwi lang mali po kami doon sa house namin sa Dagupan. Mali pa rin ako. Ano ba yun? Ba't ako nagmamadali? Basta alam ko nakaalis ka kasi. Kaya kasi mga taga-motor dito, kukulit itong mga to eh. Gugulo dito sa booth eh. Tapos lang, picture ko to ha. Pakita ko sa inyo niya. Ipapost ko to ha. Gugulo itong mga to eh. Tapos, yun po, habang papunta pa ako sa house ng parents ko. Lakasan mo din. Tinext ko po siya. Ah. Tapos yun po, sabi niya, bakit, sabi ko sa kanya, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit? Bakit? Kasi ginawa niya na rin po yung dati. Naku ka! Sa loob ng isang buwan! Sa loob ng isang taon! Girlfriend ng iba dati. Oh. Ay, hindi mo lang nahuli. Naging fit din po siya sa iba. Ah. That time. Dapat ganun natin sa'yo. Ba ganun! Di ba ganyan na pagkakasabi niya pag pang, di ba? May kaibigan na ko pang kasinensi, ganyan siya magsalita. Ba ganun? Ay nako. Alam ko pinapatawa lang kita ha. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko naiintindihan yung bigat na kwento. Baka kaya lang, on the other hand, Yumi, natutuwa ako, hindi dahil you might potentially have a broken family, natutuwa ako kasi, kung makikita mo sa angulo nakikita ko to ha, kasi mabibigyan ka ng pagkakataon ngayon na mag-umpisa ulit ng buhay. Diba? Honestly ha, kasi hihinto na ang buhay mo. Alam mo ate, karamihan ng mga dalagang, pasensya na sa term na gagamitin ko, patawarin mo na ako, nabuntis. Ate,
okay ng maling po. Lalaki. Sorry for that. Ano? We cannot say na tamang lalaki siya. Ano? Maybe not yet, but I don't know. Para sa akin, maling lalaki, ate. Eh, mahirap mabigyan ng pagkakataon to start a brand new life, di ba? And pave a brand new way. Kaya eto ngayon, ate, medyo parang kung tutuloy-tuloy mo ate na layo na kayo sa bawat isa, mag-iiwalay kayo at magpapakananay ka na lang, hindi nagpapakaasawa sa kanya kasi nilipin ka na niya, so pwede ka mag-umpisa ulit, mag-college ka ulit ate, mag-aral ka at makapagtapos kasi nanay ka na. Opo. Kasi kung ang tanong mo sa akin yan, Papa Jack, birthday niya kasi ngayon, batiin ko ba? Magbalikan ba kami? May answer sa big no. Actually, grinate ko po siya ngayon. Okay lang ate yung maging magkaibigan ka kasi na. Magulang kayo ng isang bata, pero pag babalikan pa kayo ate, mahihinto ang buhay mo eh. It's a bold move ate that you, diba, what you've done, umalis ka sa kanila at kumbaga ikaw na yung, alam ko naman ate, malinaw naman sa pagkakaintindi ko na nung time na nagsabi ka sa kanya na ayaw mo na kunyari keme-keme, diba, nag-aantay ka lang, habulin ka dyan, tama mali? Plastic pa yan. Parang ganun na yun. Diba, maliwanag yun ate, gusto mo, inaantay mo lang na habulin ka niya, hindi ka niya hinabol. Hindi po, actually nga po ako po yung nagmakaawa sa kanya. Tanga ka pala eh. Ikaw pa hindi ka mahal ate. Alam mo, may piece of advice for you, Yumi. Continue your life ate. Striving for ano, what you really wanted. Diba, go back to striving ate for what you really wanted before ka nagkaroon ng anak. Ano ba ang gusto marating bago ka naging nanay? Ano ba ang pinapangarap mo na maging profesyon bago kanya nabuntis? Kung wala kang maging chef. Kung oh, di ba? Tuloy mo kung wala kang direksyon noon ate, 'di ba? At nagkataon lang na nagkatagpo kayo ate. And maybe this is the perfect time para bigyan mo ng direksyon ang sarili mo. Gusto mong maging chef na ate, mag-aral ka ulit. Eh kaya ba may pagkakataon mag-aral? Palagay mo, mabibigyan ka ng magulang mo ng pagkakataon mag-aral? Hindi ko po alam sa ngayon. Oh, magtrabaho ka, ate. The more that you're supposed to be, ano, more inspired to work. Kasi syempre, di ba, nanay ka na eh. Huwag mo hayaan na mahinto ang buhay. Kung hindi ka maging chef, ate, at least makapagtrabaho ka at magkaroon decenteng trabaho. Don't go back to that guy. He is too young for you. Ate, pag bumalik ka sa kanya, nagsama ka, asan lang kayo sa mga magulang ninyo? Tama, mali. Nag-aaral pa yun. High school pa lang, di ba? Opo. Malandi mo kasi. Hello? O, ang tawag mo sa'yo, matino. Ang mati mo, kamuting kita dyan ng cheese grater eh. Naisip niyo ba ako na tsura dyan? Pag pinangkawal sa'yo, kudkura ng nyog. Huwag lang matawa ka sa akin. Ano ba tanong mo sa akin kanina? Sorry, pinangunahan na kita. Kasi ganito po yun. Lakasan mo. Paano ba? Lakasan mo. Actually, lakasan mo. Nung nag-break po kami, nung nandito na po ako sa Manila, everyday po nag-detect sa kanya. Kaya pinapansin? Nag-reply naman po. Ano sabi niya? Huyo. Hindi naman po. Ano sabi? Wala po. Yung mga simpleng bagay lang. O, ano? Tinatext mo sa kanya? About po sa amin kung pwede pa kami ulit. Ikaw ang nagmamakaawa? Opo. Sus naman. Yumi! Alam mo, dapat gawain ng mga lalaki yan. Yun nga po. Sabi ko nga po sa kanya. Pagwede mo, kahit ano sabihin mo sa kanya, unang-una siya, di ba, so ganito, ano, kaya ang hirap din magalit sa lalaki, alam mo kung bakit? Kasi if his attitude is too immature, because he is being 16 years old, kasi 16 pa lang talaga siya. Ang ano ko lang din po kasi, kaya ate, nung na, pride niya. Hindi ate, if he is being stubborn, ate, kasi 15 siya, nakilala mo siya. Yung asal lang 15 nakita mo sa kanya at normal yon. Huwag mong asahan sa kanya na magiging 21 ang asal niya kasi 15 lang siya. Nung nabuntis ka niya, 15 lang siya, tanga. Kaya huwag mo tigilan mo ako. Di ba yung sinasabi mo sa akin kanina na, di ko po alam yung edad niya, sampaling kita niya na 15 anyos, hindi mo alam. Buringit sa mukha eh. Tigilan mo pati ako, niloloko mo. Di ba? 15 lang yun siya, nabuntis ka niya ate. If he is acting like he is immature, because he is. If he is acting like he is 15-year-old guy, ate, natatay na ngayon, he is and he was 15 years old, ate, nung nabuntis ka niya. He is acting the way he should be acting.
It's not an excuse. Hindi excuse yan, ate. Di ba? Pero ikaw'y nakakatanda. Di ba dapat ikaw'y nag... Inako. Ay, ngayon, ate, hiwalay na kayo. Itama mo na yung mali. Tama na yan. Go on and achieve something in life. Tupad kayo ng mga pangarap nyo. Hindi nauubos ang ano. Hindi nauubos ang lalaki sa mundo. Huwag ka nagmamakaawa sa kanya. Makapapang buhay. Hindi ka ba nahiya sarili mo? Nagmamakaawa ka sa kanya? Malagay mo ba sa edad niyang yan natin naiisip niya ngayon kung anong kahalagahan mo sa kanya? I don't think so. Mahaba pa ang buhay. Alam mo ba, Yumi? Nakikinig ka ba? Opo. Alam mo ba? Ayon sa mga scientists, mahaba pa ang buhay. Meron pa raw tayong couple of millions of years bago sa mga bugang sun. According sa ano, NASA, 2 milyong taon pa, approximately bago yung ating sun ay mawalan ng fuel. Mahaba pa ang buhay, 2 milyon pa yan. Maraya pang lalaki sa mundo. Naintindihan mo? Opo. Pinapagaan ko lang, ate. Pero huwag mo siyang habulin. Opo. Alam ko, inaabol mo siya. Una, tatay ng anak mo. Pangalawa, mahal mo. Mahal ka ba? Kung mahal ka niya, ate, pinuntahan ka na niyan sa Maynila. Pinauwi ka na dyan. Kasi alam naman natin, pag pinauwi ka niya, uuwi ka agad sa kanya. He's enjoying life the way a 16-year-old guy should be enjoying life. Alam ko may anak kayong dalawa, kaya dapat magsumikap ka. Kasi ikaw yung nakakatanda sa inyong dalawa. Ikaw yung hindi minor. Loko, may kaso ka nga dapat yan eh. Hello? Di ba corruption of minor? Tama? Oh, di mo alam? Palagay mo nag-a-apply lang yun sa lalaki pag lalaki matanda. Di ba? Palibasa ka yung mga... nag-a-apply sa babae din yan, uy. May kaso yan. Di bali po kayo naman po lawyer ko. Tingko kung hindi ako buga, ito DJ ako. DJ ako Mondays to Fridays, manakana ka pag weekend, singer ako, tumigil ka. Gusto ako medyante sa tubero, yan yun ah. Sabi ko profesyon. Mayos ka na ha. Ate Bagna, mag-achieve ka ng something sa buhay. Please. Magtrabaho ka. Ilan po ang anak niyo? 1 month po. Oh. Ah, magpahinga ka muna kasi siyempre ba, mabinat ka. Di ba? Opo. Pahinga mo muna eh. Nakakalungkot, di mo kasama yung baby mo. Siya nag-aalaga sa kanya ngayon? Nandun po siya sa papa niya. May nag-aalaga naman? Opo. Oh, maganda yan, para matutunan niya yung obligasyon natin. Ikaw magtrabaho ka muna kasi ikaw hindi nag-aaral. Ang sabi ng magulang mo, anong advice nila sa'yo? Ang lagi ko po kasi nakakausap yung tita ko. Kaya yung mama mo? Wala na po akong mom. Nasaan na? Yung true mom, yung biological mom ko po, hindi ko na po alam kung nasan. Ay, bakit di mo alam? Na-misplaced ninyo, ganun? sorry, bakit di nyo alam? Broken family po kasi ako. Yung father mo? Busy po sa work. Pero may alam, I'm sure ate, pag lumapit ka para humingi ng advice. Kay tita po ko lagi na. Oh yeah, ang sabi ng tita mo? Ayun po, kasi alam niya po yung situation ko. Mm. Saka yung background ko sa family. Sabi niya nung first time na in-advise niya ako na nagtanong po ako sa kanya, sabi niya, try mo muna ayusin yan. Tanong mo sa kanya kung ano yung mali, ano yung problema nyo, sabi niya. Kasi nung nag-break po kami nung boyfriend ko, actually ex pala. Bakit? I don't know how to say this, pero ang sabi niya po kasi sa akin, the reason na nahipag-break po siya sa akin is may attitude. Ikaw daw? Yes. Madaling sabihin yan, ate. Madaling sabihin yan. Yun nga po, sabi ko sa kanya. Tsaka mababaw na dahilan yan para mag-break kayo. Kasi may anak kayo eh, para napakasimple pa sabihin na sila ng break, ate. Pasensya ka na, Yumi, huwag natin mahabain ito. Hindi na kayo basta-basta teenager natin nagliligawan sa kanto at tumatambay sa Bunuan Beach kasi tagadagupan kayo. Diba na, eh, diba na palakad-lakad sa CSI Mall o kaya sa Magic Mall, tumigil na kayong dalawa. Alam ko yung mga lugar na pupunta ako dyan dati. Diba? May anak na kayong dalawa, ate. Diba? Sooner or later, may pangangailangan yung bata. Kailangan niya ng gatas, vitamins, etc. Ikaw yung hindi na nag-aaral. Ikaw maghanap buhay ka ngayon. Kasi ikaw yung aasahan ng baby ninyo.
Opo. Batsakan na muna yung love life, ate. Nag-iiba ang lahat ng bagay, mga kaibigan, kapag may anak na. Tandaan niyo yan. Nag-iiba ang lahat. Okay ka lang, te? Alam mo, ang sakit kasi alalamunan ko. Ano ba kasi sinubo mo dyan? Sabi ko naman, huwag niyo mapakin yung spark plug. Hindi pagkain. That's my advice to you, ate. Stop trying to, to go back to the life natin na magkasama kayong dalawa. Kasi pag bumalik ka doon, siya rin natin, babagal ang buhay niya. He is 16. Maybe there's a future for him, ate, brighter than, di ba, the future na pag naandun ka sa piling niya. Kasi hindi niya kayo, di ba, he can be 16 years old. Hindi siya kinakampihan, mga kaibigan, but there's a way for, di ba, for me to at least tell you to save yung buhay niyong dalawa ngayon. Parang awa niyo na, ate, save niyo naman. Please. Understood? Ang masakit lang po kasi sa akin dun, bakit siya yung gumawa ng... Ate, wag mo... Wait lang. Yumi. Ang hirap kasi nito pag-usapan dahil yung pinag-uusapan nating tao, ate, ay 16 years old lang. Di ba, paano mo aasahan, ate, yung wisdom na meron ka kasi 19 ka na? Nung nagtalik nga kayo, 15 lang siya, tanga ka. Naintindihan mo yung point na yun? Opo. Diba? Paano tayo makikipagtalastasan, mga kaibigan, sa 16 na taong gulang na nag-aaral pa? Diba na dapat ang kinatupag pa niyan, dota pa iba dyan? Ikaw itong hindi minor eh. Tambay yung tubo ko. Naintindihan mo? Opo. I-save mo yung future mo, ate. Baka may mas magandang bukas pa para sa inyong dalawa. Naintindihan mo? Opo. Namamalat tuloy ako. Sige na. Kung nakaantabay siya, ate, I want you to say goodbye sa lalaking yan. Tsaka hindi maganda yung nagmamakaawak sa laki para balikan ka lang niya. Kahit kailan, di okay yan. Makaawa ka niya, Diyos ko. Oh, anong mensahe mo kay Gail? Wala ko pangalan. Alam ko nakikinig ka ngayon. Hoy! Gail! Ikaw! Minor eh. Nakikinig po siya ngayon. Ha? Hindi ka na nahiyaan ng bundis-bundis ka ng ate mo? Tapos! Tapos mababae ka? Ikaw naman, Yumi? Alam mong minor yan, nagpaubad ka ng panty mo dyan! Hindi ka na nahiya sa sarili ninyong dalawa? Magpaalam ka na dyan! Mamuhay kayo na magkahiwalay! Huwag nyo na kaliligtan na magulang kayo. Dalian mo, gusto kita marinig. Alam ko nakikinig ka ngayon sa akin. This past few days, wala tayong communication. Ay. Hello, dogs! What's up, dogs? Parang umayos na. Parang awa mo na, ha? Opo. Okay? Opo. Ate, may mararating ka pa sa buhay. I promise you that. I guarantee, ate, that only if you are going to consider na nanay ka and one day soon, ate, yung anak mo, ate, di ba, kumbaga, aasa sa'yo? Tatanong ka niya, di ba? At, balang araw, ate, masarap magkwento sa anak mo na, alam mo, anak, nung pinanganak kita, I sacrificed so much. Diba? Para may marating na magandang bukas. Kasi alam ko na balang araw magkukwentuhan tayo ng ganito. Hindi yung pa nare-realize siguro natin, but nanay ka, napaka-natural sa'yo yan. Alright? Uy, subo yung telepon. Iluha mo yan. Tamarinig. Opo. Yan. Talaman sa pagtawag. Nag-text siya, diba? Narinig ko, nagtunog yung phone mo. Opo. Ano sabi niya? Huyo ganun? Hindi po. Malakas naman. Ayos daw po ako sa pagkwento. Ah, galit pa siya? Ano mali sa kwento mo? Hindi ko po alam. Ah, oh, Gail, ha? Umayos ka, magpakatatay ka, ha? Clan ka ng clan. Mood kita, may anak ka na dyan, tanga ka. Ayusin mo yung anak mo, intindihin mo dyan, saka pa. Okay, Yumi? Po. Salamat sa pagtawag, ha? Sige po. Balitaan mo ako pag mag-aral ka, magtrabaho ka, balitaan mo ako, ha? Opo. Alright, please, achieve something in life. Nanay ka na. You should be more inspired by now. Thank you very much for calling the show. Mga kaibigan, kaya it pays off, no, na makinig tayo sa mga magulang natin, kung hindi man sa mga guardian natin, no. Pag sinabi nilang, umuwi ka na ng bahay, kasi, di ba, hindi gusto sa ka nagpupunta, minsan yung mga dalaga galit pa. Nanay ko kay Jay sa akin, ayaw ko palagi mag-overnight, meron kaming overnight, overnight project ng mga classmate ko, tingilan nyo nga ako. Di ba?
Oo, oh, ano yan, thesis? May minsan high school pala, may over it. At tiilan nyo ako. Diba? Siguro lang pinayaga ko na mag-overnight minsan pa lang eh. Alam mo kung bakit, Richard? Kasi nga pupunta sila sa Aldab concert. Hindi, rule ko yan, hindi ka po pwedeng mag-overnight kahit kailan. Wala niya dahil sa Aldab concert na pinayagaan ko siya bigla. Hindi, ano naman, kaibigan ko naman yung... Ang kausap po yung mother ng ano ng kaibigan na glong-glong. Diba ang Christy? Oh, diba kailangan ang Christy siya ng tulog? Pero pag lesson-lesson, ako. Kasi sigurado ko nandun talaga siya. Oh, para silang babae. Diba? Nagdaan ako dyan, mga kaibigan. Nagdaan ako dyan. Alam ko pag ang Caracas na dapat maiwasan ay Caracas ko nung binata ko. Anak ko. Yan ang ano. Gila. Ay, naku, mga kaibigan, dapat... I encourage mga kaibigan yung mga magulang ngayon, ha? Oh, I know it's difficult. It's challenging nowadays to monitor our children. Diba? Kasi, syempre, they have their ways of trying to conceal something from us. May Facebook nang. Dati ang panliligaw, mga kaibigan, nung time ko ngayon, medyo ano na, diba, Richard, diba na generation? Pero nung time na naniligaw ako, mga kaibigan, kailangan pumunta sa bahay o di kaya tumawag sa telepono landline, diba? At may pagkakataon yung magulang na nililigawan ko na... harangan yung tawag kung ayaw sa akin. Pero kadalasan gusto naman ako. Tama ba? Pero ngayon hindi na eh. Diradyo na sa mga cellphones na mga anak. May sarili ng phones. Maka ano. Imagine mo, naiiwala ba sa kwento ni Yumi, diba? Na hindi niya alam, 15 lang yung lalaki. Diba? Iba pa kaya hininga ng ganyang edad eh. Diba? Amoy non-fat milk pa yan. Anak ng toko at baboy, oo, na may sibuyas, konting luya. Ay, nako. Kung ganyan ang ganyan, pupunta na lang ako sa warehouse ng Motor Trade. Mabati ko lang si Mamera. Mera, hello sa'yo. Maligayang bati, Mamera, ng Motor Trade. Medyo pause po ako ngayong gabi, mga kaibigan. Patawarin nyo na ako, ha? Kasi gamit na gamit ang lalamunan ko nagdaang dalawang araw, Sabado, Linggo. Nung Sabado, mga kaibigan, patayan yung anong trabaho ko. After lunch, mga kaibigan, nasa ano na ako, Manuyo Uno, Las Piñas. After nun, diretso ako ng Trinoma. Tumugtog ako doon. Tapos gabi, nasa Paris Point ako. Pero kung nakakamatay yung ginawa ko, ay mas nakakamatay yung ginawa nila Richard. Kasi ako, nandun ako sa, ano, sa event namin ng ano, unang event namin ng Kremtap, mga kaibigan. Lunchtime. Sila alas 5 ng umaga, nandun na. Diba? Igaling kami ng Friday na ano, programa. Buti nga buhay siya ngayon eh. Akala ko talaga madededs ka ng weekends, Richard eh. Diba? Tapos after nun, mga kaibigan, gradyo, kasama ko si Richard sa may Creme Top, Creme Top sa Las Piñas, tapos yung ano, National Libre Day. Ng inquiry libre sa ano sa Trinoma. After nun, diretso akong Paddy's Point. Pero si Richard, umuwi na kasi alas 3 ng madaling araw, pupunta naman sila sa Zumba ng Love Radio. Tapos tanghali ng Linggo, mga kaibigan, binyag. Anak ng toko at baboy. Pagod-pagod, ha? Kaya yung mga nakapag-weekend ngayon, yung long weekend, ako, naingit ako sa inyo. Diba? Kami, nasa bahay lang, kakawentohan ko yung mga aso. Ay, masarap sa bahay, kahit kabahay lang kung may aso ka, di ba? Congrats nga pala kay ano, ha? Sa Villa Luna family, bumili 3 aso. Alam nyo mga kaibigan, kung kaya ko lang ampunin lahat ng ano, asong gala, aampunin ko. Ganong kalaki ang puwang ng mga dogs sa puso ko. Oo nga, I even promise not to eat meat anymore because of my dogs. Mahirap pa, di ba? But it's okay. Hello to my dogs. Nakikinig sila eh. Oh. Gini-review yung isa kasi may pasok bukas. Oh! Yung si Mickey Boy, yung aso? Ano ka ba? Kumukuha ng astronomy yun? Yung isa nag-medtech eh. Marami siguro nakaka-relate sa akin. An animal lover, mga kaibigan. Ay, nako. Biba, batiin ko lang ha. Yung ASX Club, mga kaibigan. ASX Club. Philippines, mga kaibigan. Ako ay member niyan ngayon. Tinanggap nila ako eh. Nagpasa ako ng membership keme eh. Salamat po sa mga ano, sa mga
tumanggap sa akin, sa mga admins, ha? Hindi lalo ko si Papa Jack. Oh. Ako po yung ano dyan, yung may cute na profile picture. Na Photoshop po yan. Maligayang bati po sa mga nakaantabay sa atin. Ang daming kakasal ngayon, hindi ko alam kung bakit. No, December. Maganda bang ano? Buwan ng pagpapakasal ng December. Maganda siguro ano? Ay, kakasal din yan? December. Pag-isipan nyo yan, ha? Si Lina Cesar nakaantabay sa atin. Mabati naman Leylan J. Martinez, Jenny Ombahin, Flora Guerrero ng Providence, Rhode Island. Uy, sa Amerika to. Maligayang bati po sa inyo lahat. Sa mga nakaantabay sa atin, mga kaibigan, sa ito mga dumalaw sa butbatiin ko lang. Hello sa mga taga New Zealand. Social trivia, mga kaibigan, sa New Zealand. Mas marami ang baka sa tao doon. Mas, di ba? Mas marami, mga kaibigan, ang baka sa yelo. Ay, sa yelo po. Sa tao. Ay, yelo ang bulo kasi neto. Sa tao, sa New Zealand. Di ba? Well, ganun naman kahit sa Philippines, mas marami ang manok sa tao, di ba? Kaya lang, ganun kakonti ang tao sa New Zealand, mga kaibigan. Yung kanilang mga bahay-bahay daw. Daw ha, sabi ha, hindi pa ako nakakarating dun eh. I'm supposed to go there, mga kaibigan. Hindi natuloy. Nathaniel, Leia, Bembem, si G. Zach, hello sa inyo, mga taga New Zealand from Basti. Shout out to all the staff of HR Department of Motor Trade Nationwide Corporation. Yan, Jose Family of San Jose, Plaridel, Bulacan, Jelly Laika. Ayan, of Valenzuela. Ang ganda na pangalan, parang pagkain, ha? Parang malagkit na kanin ang dating. Jelly Laika, di ba? Char, dati ang pangalan Jelly Laika. Di ba? Parang gelatin lang. Good evening, ha? Jelly Laika Laguyo, ayan. From Vicoy of Motor Trade. Uy, mga taga Motor Trade. Ang dami niyong pabati, abusado kayo, ha? BDO Leasing and Finance Incorporated. Ayan, employees, get well soon. Cap Io Santos. Hello to Miss Almira Monsayak from Ruel of ano to? Bulacan. Medyo pangit sulat mo, Ruel, ha? Pag-agreed naman, Densho Junski Nath. Ayan, sa wife ko si Irene at sa baby ko si Francis Sebastian from Rafael. Maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you very much. I need, baby, I need your love right now. Kim Lakanlale, Mylene and Nati. Ayan, nasa taxi sila ngayon. From Lauren Lakanlale. Maligayang bati po sa inyo lahat. Si Sir Howard, the Metro Bank student right now. Advance Maligris, some more power from Sir Howard and Ma'am Jody. Thank you very much. Si Tita Winnie, sabi niya, Papa Jack, nasaan na? Mami, papadala ko po kayo. Scan ko na. Padala ko sa before the night ends. Diba, Tita Winnie, maraming salamat. Mga kaibigan, abangan niyo po yung, ano, yung meron pa akong mumunting negosyo na bubuksan. Dyan sa may Fairview Terraces, mga kaibigan. Bala kong bilhin yung kalahati ng mall. Echos lang. Mayaman. Paano, no? Ganun ako kayaman, no? Di ba? Pag ganun ako kayaman, mga kaibigan, si Richard bibigyan kong sustento yan, mga 1 million buwan-buwan. Kung mayaman eh, hindi ako mayaman. Nga nga. Wala lang. Joke lang yun. Para makatulong sa kano. Si Ben Balasador, nakaantabay siya ngayon. Sa mga nakabasa ng LET exam, congrats, kambal kong kapatid, lovely joy and lovely princess, Rabi of Tangalain, Aklan, from Ben Balasador ng Love Radio, Kalibo, Aklan. Si Clifford, sabi niya, mabati naman kay Ate Marites Abanid, nakaantabay pa uwi ng Cebu via To Go Travel. Uy, maligayang pakikinig po. Hindi ka nanligaw through text using 2110. Sana ulo ka.
Naalala mo pa yan. Not for anything, mga kaibigan. Ako, Jerry Mobile user ako, ha. Pero gusto kong bumili ng 3210 na Nokia. Kung meron may buo dyan, na parang masaya lang. Di ba, pantags-tags lang yan. Pagkatapos ang 30 messages, tapos na. Wala na pwedeng idagdag. Di ba? Wala lang. Di ba? Pero syempre, I love my Cherry Mobile, mga kaibigan. Ako, naka-Cherry Mobile po ako. Honestly, ha? I love my Cherry Mobile so much. Dalawang taon na, magtatlong taon na to ngayong Christmas, mga kaibigan. 18 megapixel camera. Diba? My phone, mga kaibigan, outlasted a lot of my colleagues and phones. Marami akong katrabaho, mga kaibigan, na bubili ng mamahaling phones. Ayoko na sabihin ko ano pa yung mga telepono yan. Pero yung phone ko buhay pa, malino pa rin ang picture, mga kaibigan. Diba? I love my Cherry Mobile. Pag-greet naman, sabi dito. Mapsa Mobile 130 Gonzales. Ayan, Top Gun and Binayug. Ayan. Uy, sir! Nahuli ako sa Makati nung Sabado. Ay, Sabado ba yun? Thursday, nahuli ako sa Makati. Wala pa rin yung lisensya ko. Paktay ka diyo, Adum. Wala pa, hindi pa nakuha. Pero hindi ako nagre-reklamo. Hindi ako kumangal. Pero honest mistake, mga kaibigan. O kasi wala pa akong plaka, alam niyo naman, di ba? Kung makakuha ng plaka, mga kaibigan, mga 38 years. Di ba? So yung plaka ko ay pentel pen lang na galing kasa. Pentel pen lang, di ba? Yun na pala yung plaka mo talaga. Yun na yung assigned plate number sa'yo, naka-pentel pen lang. Di ba? Eh, wala. Coding pala ako nung araw na yan. So, okay lang po, walang problema. Pag nahuli pa ako, anong gagawin natin? Nahuli kayo. Si Sir Florante Rosales, nakaantabay, nakikinig sa'yo. Sina May Amir na Dakanay, Leila Pionilia at Irene at Nicole Rosales. And from Sir Florante Rosales ng TGRH. Agad! Maligayang bati po sa inyo lahat. Tapos ikaw ito magbati ko, mga kaibigan. Bago mga... Si, musta na, Papa Jack? Sabi to. Hindi na kami nakadalaw sa iyo. Yeah, from, Jeppy Joseph, Jeff, as in Jaja. Uy, maligayang bati sa inyo dalawa. I'm glad you're now okay. Yung Team Mahindra, nabati ko na ito kanina, ha? Uulitin ko pa mamaya ulit, ha? Alright, in the meantime, papaalam na muna ako. Para mag-play ng kanta pero babalik pa ako syempre, di ba? Pag hindi ako nagbalik, din nagalit kayo sa akin. Go to www.cherrymobile.com.ph mga kaibigan para malaman nyo kung anong phone ang pwede nyo bilhin ngayong kapaskuhan. Maraming phones ang Cherry Mobile na naka-sale ngayon. Promise mga kaibigan, ha? At meron po silang Bluetooth speaker. Kala nyo wala. Meron, ang ganda ng Bluetooth speaker ng Cherry Mobile mga kaibigan. Cute nung akin. Ang cute, binigyan nila ako eh. Bamboo yung labas. Tapos meron silang pocket wifi na dual SIM. Diba? May tablet, mga kaibigan. May laptop, tablet, may cellphones. Go to cherrymobile.com.ph at malaman ninyo dyan kung ano ba yung mga naka-sale this coming Christmas. Hello kay Denise, Venice, Jomar Manalesa family from Amelita. Maligayang bati. Maligayang bati. Ang sakit nalalamunan ko. Wala nang meron. Yung mga nakaantaway mga kaibigan sa atin sa Ibayong Dagat, hello po sa inyo lahat. At birthday daw ngayon ha, ni Sir Andy Verde. Talaga? Sa DCRH, sabi ni Clifford, chismoso ka. Happy birthday to Erin Josh Rosales. Happy birthday po. Maligayang bati. Ayan. Yung mga nakaantabay sa atin sa Ibayong Dagat, kung balak nyo tumawag, ang number na dapat tawagan ay 832-6171, yung Manila line natin. Huwag nyo tawagan po yung ano ha, yung ating toll-free number, kasi yan ay toll-free lamang within Philippines. Ha? Caller number ito, pero bago yan mga kaibigan,
Nais kong saluduhin lahat ng mga nanay na ang achievement sa buhay ay pagsilbihan ng kanilang mga mister na responsable naman. Ang sarap nga ng mga alagaan ng mga mister na responsable, di ba? Para lalo mo inspire mag-work. Di ba? Alagaan nyo naman yung mga asawa nyo. Aw! Di ba? Ipaglaban mo yan. Yung mabangong labada. Gamit ang alam mo na. Oh. Pride Barreta with Staying Away Formula. Maputi ang labada at matagal matunaw ang Barreta. Pride Barreta with Staying Away Formula. Handog ng ACS. Mga kaibigan, ang labada ang bango-bango pa. Pride Barreta. Handog at gawa ng ACS. Maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you very much po sa mga nilalang mga kaibigan na nagko-comment sa atin. Sensya na, hindi ko mabasa lahat ay yung mga nagmi-mail sa atin. Yung mga nakasalamuha ko kagabi mga kaibigan, sa ibayong dagat, hello po sa inyo. Ay, sa ibayong dagat, sa... sa Binyan, Laguna. Ayan, yung mga taga-ibayong dagat po na nandun kagabi. Yung mga balikbayan doon kagabi. Hello po. Ang saya-saya last night. Thank you very much. Caller number 2, si Francis ng Binyan. Hello. Hello po. Taga-Binyan ka? Opo, Papa Yao. Nandun ka pa kagabi sa Paddy's Point? Ay, wala po. Ano ba yan? Nandun ako? Nandun ako kagabi. Ba't wala ka doon? Nandito po sa sabay po. Ano ba naman nagpunta ka ng Paddy's Point? Siksika na nga ba ng pila? Ay, sayang. Hindi ko alam yun ah. Ano kung hirap pumasok, alam mo kung bakit? Bakit po? Nandun kasi ako. Ah, sayang. Hindi kita nga pa kita. Iniiwasan nga kita. Buti hindi kita kita. Ay, ano po? Francis! Ano po, Papa Jack? 20 years old ka na. Opo, 20 years old. Yan, ikaw ba ay naniniwala sa forever? Depende po. Ha? Depende. Ano ba yan? Parang hindi po. Parang hindi? Sige na nga. Ay, anong ginagawa sa buhay ni Francis? Itatrabaho po. Nakatrabaho? Opo. Anong trabaho mo? Sa passport change po. Ah? sorry. Ano, sinichange yung natawa, hindi ako. May magbalik ka pa talaga, ha? Paano ulit yung brand? Ano po? Saan ka nakatrabaho? Passport change po. Yan, chain, hindi change. Kasi yung passport chain, pag ginawa mong change, ang kadugtong niyan, for the better. Sorry naman po. Magiging creme de pilo. Anong food chain ka? McDo, Jollibee, Wendy's, Goldilocks, Pizza Hut, Chickies. Jollibee po. Jollibee. Apo. Alright. At matagal ka na sa kanila? Magano po, magpa-5 months. 5 months. Oh. Ah, di ba endo niya 5 buwan? Hindi po, 6 months. Ah, 6 months. Marunong sumayaw? Opo. Pag-abili ka ng mascot, loko. Mahirap pang mascot. Pero, wala kang endo-endo. Oh, meron po. Ah, meron din? Depende po sa manager po. Ah, ganun. Pero di ba pag may mga mascot ako nakita, ang gagaling sumayaw? Opo. Di ba nasa YouTube yan? Di ba yung Jollibee ang gagaling sumayaw? Eh, kung ako yung manager, hindi ko i-endo yan. Di ba? Ayawang ko lang siya dyan, ang galing sumayaw eh. Ganun? Wala. Kung ako lang manager, hindi ako eh. Hindi mangyayari. Sayang, dati manager ka na ng Papa Jack. Nag-manager ako dati sa Greenwich. Ah, kaya? Jollibee Center yung training namin sa Ortigas. Oo nga. Anyways, Francis, ano ang paglilingkod ni Papa Jack sa'yo? Papa Jack, ingin lang po ang payo. Kasi po, bisexual. Okay. Kasi po, Nakasama mo, di kami sa labi mo. Kasi po, mayroon pa kasi ang partner. Na nakilala ko lang siya sa internet. Ah, sa internet? Opo. Nagkita na kayo? Hindi po, nasa ibang bansa po siya. Di ba kayo nagkita? Opo. Tapos... So, lokohan to? Hindi po. Hindi po lokohan siya. Ano po, kaya po nakapunta dito sa Laguna is dahil po sa kanya. Bakit? Siya po nagsusuporta sa kanya dito. Tapos, yan, kinakabahan tuloy ako. Magkang kabahan. Makapadeliver ako ng palabok ngayon. Opo. Tapos po, yung nandito na po ako, yung nga po siya nga po nagsusuporta po sa akin.
nagka problema po na ano, dahil marami na po siyang iniisip po doon sa ibang bansa, is parang humingi po siya ng ano, space muna ako. Ano po kaya dapat kong gawin, no? Ano muna, ibigay mo yung space. Kasi unang muna, hindi naman kayo eh. Naintindihan ko lang kasi, alam mo, naintindihan ko yung ano, yung commitment mo sa kanya. Kasi, merong involvement ng suporta, ano? Ako, pasensya kayo na, Francis, ano? Malaking bagay yan sa inyong dalawa yung suporta niya sa'yo eh. It's not even about the money pagdating sa kanya, kasi syempre ang gusto ng tao siguro to look after your welfare, di ba? Pero sa iyo, ako ganito ano, Francis, I bet ibang kwento ito kung wala yung usapin ng suporta na financially. Hindi po, kasi matagal na po kami kakilala po noon. Paano matagal na? Matagal na. Tapos nung naging kami lang. Anong naging matagal na? Pero never pa kayo nagkita. Never pa. And that's my point. Pero nakilala ko na pa yung pamilya niya. Well, it doesn't make ano, it does not give any credit, 'di ba, sa inyong totoong relasyon. Kasi wala pa kayong magkikita eh. Sorry mga kaibigan, ako if I may sound as if I am underestimating yung potential ng relasyon na hindi pa nagkita at sa internet na nag-usap. Yes, I am. Sa mga nag-workout na yung relasyon, mga kaibigan, sa ganyang klaseng pag-uumpisa, congratulations po. Yung kuya ko ganyan nag-uumpisa yun, diba? And I wish you all the best in the world, diba? The best in the world. But I will never recommend that. Kasi na, baka nakakaligtan natin, may totoong mundo tayo sa paligid natin. We should stop, diba, having our world sa internet. Ang pinapunto ko dito, Francis, nandyan na yan, karelasyon mo na yan. There's no way for me to tell you to stop it kung okay naman. Pero hindi pa kayo nagkita, nangingi siyang space. Anong palagi mo nga sabihin ko sa'yo? Ibigay mo yung space na hinihingi niya. After all, hindi nga niya kailangan magpaalam sa'yo. Kung ayaw na niya makipag-usap sa'yo, wala ka na magagawa din talaga eh. Tama, mali? Tama po. Yung nga po, binigay ko nga po yung space na hinihingi niya is parang nagpaparamdam pa rin, no? Paano nagpaparamdam? Amoy kandila o bulaklak? Hindi. Sorry. Malamig na hangin. Pasensya. Nag-chat pa rin, no? Nag-chat pa rin. Ibig sabihin nito, mayroong siyang ibang motibo nung hiningi niya yung space. Kaya naman, may jowa ba yan? Wala po. Ilang taon na yan? 21. Pinoy ba yan o hindi? Pinoy po. Pinoy. Para saan daw yung space? Sa sinasabi niya? Space, dahil daw po marami daw po siyang iniisip, is ayaw pa daw niya madagdagan ng iisipin niya. Halimbawa, ano yun? Halimbawa po, ano, sa family po niya, may ano pa siya, iniisip po ng mga problema, is ayaw. Bakit kailan niyo may in-space sa'yo? Ewan ko po sa kanya. Nung huli siya nag-text sa'yo, nung huli siya nagparamdam, napatext ba yan o ano? Chat po. Chat o. Anong pinag-uusapan niyo? Yun nga po, dahil po sa, ano, sa problema po niya. Anong problema niya? Yung po sa family niya. Hindi, anong tungkol sa family niya? Anong problema yun? Di lang po sa yung problema po. Yung parang marami na po siyang iniisip po sa family niya. Hindi, bakit niya, ang tinatanong ko, bakit niya kailangan humingi ng space sa'yo? Kung problema niya yung family niya, nakakabigat ka pa sa problema niya? Hindi ko lang po. Tapos nagpaparamdam siya, magulo yata. Kaya nga po eh. Ba, magulo talaga dahil hindi pa kayo nakikita. Wala kang alam na basihan ko paano siya pakikisamahan. Alam, yan ang problema dyan mga kaibigan. Nakipagjawa ka sa internet, di mo nakita kahit kailan. Pag nag-away kayo, ang hirap makipagbati kasi wala kang basihan kung paano tratuhin yung tao. Hindi mo alam tantrum niya, wala kang idea ng pagkatao niya. Ang meron ka lang, mga letra sa internet. Kung ano nababasa mo sa chat-chat ninyo, tama? Opo. Wala nga idea ng pagkataon niya. Paano, di ba, pagtatanong ka sa akin, paano kita bibigyan ng ano, ng idea kung paano siya pakikisama na hindi mo nga siya kilala? Nag-gets mo yung point? Opo. Oo. Ganda, Francis, ano? Kasi, unang-unang humingi siya ng space, nagkaparamdam siya. So, magulo yung part na yan. Pero kung pwedeng, ano, Francis, tigilan mo na yan. Total, may trabaho ka naman na. Tigilan mo na yan. Diba? Opo. Sorry ha. Malaki lang ang disbelief ko sa mga ganyang klaseng relasyon, mga kaibigan. Anong hingi siyang space. Pero nagpaparamdam. O di parang ginagawin yung mga sarili nyo.
Ako mo yung punto ko? Opo. Kanya po, kaya nga po naguguluhan nga po eh. Tigilan mo yung communication ninyo, tingnan mo. Hindi ka maguguluhan. Tama ako mali? Tama. Huwag mong replyan. Pasalamatan mo na siya sa lahat ng ginawa niya sa iyong kabutihan, lahat ng ginawa niyang tulong sa iyo. Pasalamatan mo, huwag mo nang replyan, tigilan mo yan, tanggalin mo siya sa buhay mo. Maguguluhan ka ba? Hindi na. Pak, tapos na kwento. Tama mali? Tama. Di ba? Total, willing ka naman bigay sa kanya yung gusto niya, oh. Nung humingi siya ng space, tinigilan mo. O, tigilan mo ng tuluyan. Pak, walang magulo. Minsan, ang dali ng solusyon sa mga problema, di ba? Tayo lang nagpapahirap. Pero, Papa John, ang hirap kalimutan eh. Eh, kasi ka, nagre-reply ka pa rin. Sara ulit pa eh. Ah, kalimutan mo ba eh? Nagre-reply ka? Hindi naman paano nagre-reply niya sa akin niya. Okay, kung nagsabi, nagpaparamdam pa eh. Paano? Nababasa ko yung mga ano niya. Ah, edi, pwede ba nang i-block yan eh. Pwede mo naman, ano ba kayo? Diba, alam niyo ba yung ano, unfriend button sa Facebook? Alam niyo ba yon? Kung, kung naka-Android ka, kuya, may madadownload kang application, di ba pang-block ng telepono ng tumatawag sa'yo at saka nagtitext? Diba? Opo. Oo, baka gusto niyong gamitin ang teknolohiya para gumanda rin buhay natin lahat. Ano? Ha? Opo. Ano? Anak ng toko ang problema to. Ang laki-laki ng problema ng bayan natin. Mabigat kayo sa bayan. Tama. Alam mo naman ang solusyon, di ba? Apo. O sige, gusto mo ba ngayon magbigay? Kahit symbolic lang. Mag-say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. Magmua-mua, chup-chup. Ganun, paalam pa na to yan. Sorry, sama. Sama? Sige po, Papa John. Anong pangalan niya? Anong bansa siya ngayon? Pwede po huwag na po sabihin yung... Brad, wala naman bansang iisang di pa lang. Malalaan ba? Bakit sikat na siya doon? Parang first name lang. Hindi po dito po si... First name? Anong ano niya? Anong first name niya? Ha? First name. Joven po. Joven? Apo. Ah, dali na. Say sorry, thank you, and goodbye. Joven, maraming salamat sa lahat ng binigay mo. Tinulong mo sa akin. At salamat din na kilala ko yung pamilya mo. Dahil sa iyo, naging masaya ako. Nung time na sinuportahan ka naman niya, hindi lang naman siya ang naging... Ay, hindi lang naman ikaw ang naging masaya, pati naman siya. Fulfillment niya yan bilang isang partner. Tama? Tama po. Oh. Naniniwala ka doon? Opo. Parang hindi ka naniniwala. Parang nilaloko mo tayo dito. Hindi po. Ay, no. Naniniwala po, Papa Cha. Ikamusta mo ako kay Jollibee, ha? Ah, sige po. Sino yung mga tropa ni Jollibee? Si Hetty? Si Hetty. Yan. Si Popoy. Sino yung isa? Popo. Si Po? Ano pangalan? Popo. Popo? Yan ba yung buso ka pa rin ni Popoy? Sa kanyang jowa na wala ka kawenta ko at the show ko tonight. Matulog na nga lang kayo. Huwag nyo na ako tapusin. Pero wag, malulungkot kayo. Masaya makinig ng show ko, Francis. Sobrang po, araw-araw ko pa pinapakinggan. Alam mo, kaya tinatanong ko kung masaya makinig ng show kasi balak ko mag-umisyon ng 10%. Kasi diba kung may nagagawa mabuti sa buhay ninyo, pahati naman ang sweldo ninyo. Oo nga po, Papa Jack, abot nga hanggang probinsya eh. Ah, talaga? Oo. Yan, number one kayo sa amin. Salamat sa pagtawag, ha? Opo, salamat din po, Papa Jack. Maraming salamat. I-kiss mo nga ako ng maramdamang ipagmamahal mo. May iba-iba lang. Lagot ka ng asawa mo, Papa Jack. Ha? Lagot ka ng asawa mo. Lalaki ka naman, di mag-selos yun. joke lang. Thank you very much, Francis. Opo, maraming yeah. Salamat po. Thank you sa iyong pagtawag. Salamat po. Nakaibigan si Francis po yan ng... Diyan lang sa may ano? Diyan lang sa bandang... Binyan. Nasa Binyan ako last night, mga kaibigan, ha? Salamat sa mga nakasalamuha ko dyan. Nakita yung picture ko sa Instagram ko, yung parang rockstar ang dating ko. Char, nakita mo yon? Yung parang rockstar yung dating ko sa picture sa ano? Ganda, ha?
Ay, nako. Uy, look, Ate Gay, ah. Ate Gay pala. Nakaano namin siya, naka back-to-back namin siya dyan sa may Trinoma. Thank you, Ate Gay, ha. You're very nice. Maligayang pakikinig po kay Sir Samson Pajares. Pagaw. Ayan. With plate number YT7320 ng Grab Car. Pakihatid lang po na maayos siyang dalagin din kong anak na chicks na rin. Ito, Jewel, ayan. Jewel, mga kaibigan. Si Jewel, di ba, ang Ilocano version ni Joel. Kung nakapanood ng Rock of Ages, alam niyo yung sinasabi ko dito. Jewel, ayan. Lori, Cyprus, Julia of Cyprus. Teka lang, kasi ang gulo ng sulat nito eh. Sino magulang nito mga to? Tita Jewel, ayan. Lori, Julia of Cyprus, Coronel Family of Mandaluyong. Aligayang bati po. Salamat sa pagdalaw. Tita G. Mendoza. Aligayang bati po. Kamusta ka na, Tita G? I miss you. Things will be better. Ayan. Sam daw ang name ni Kuya Driver. Samson Pajares Pagaw. Alam mo yung buo eh. Talingat na, salamat sa assistance. I'll see you later when I get home. Pasyal. Maligayang bati po mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin sa Ibayong Dagat. Hello po sa mga nataga South Korea. Ayan, maligayang bati po. Nalaglag yung landline namin. Wait lang. Sorry, nalaglag yung landline. Kaya pala walang makatawag, bumagsak yung landline namin. Ay, nako. May nag-ano sa akin, may nag-comment dito. Sabi niya, Papa, totoo ba yung sinabi mo na 2 million years na lang ang itatagal ng sun? Sabi ng mga scientists. Oo. Oh. Kaya nan, 'di ba? Yung sabi nila may forever daw ba? Ang sun nga hindi forever eh. Alam niyo ba? Gawin ko tong panata na every night, mga kaibigan, magsishare ako sa inyo ng science trivia that I learned every day because it's my favorite subject of all time. Promise. Pamakailan lamang mga kaibigan yung mga tropa kong scientists. Oo nga. Ayan. Diba? Na-determine nila na 2 billion. Ayan ha. 2 billion mga kaibigan of all the stars. Diba? 2 billion of all the stars mga kaibigan ang may potensyal na merong Earth-like planets sa paligid nila. Diba? Ibig sabihin nun, kung bibigyan daw natin ng kung hati-hatiin natin lahat ng planets, possible planets na yan, sa lahat ng tao sa mundo, meron tayong taglilimang planets. Imagine mo, lahat ng tao sa Earth, magkakang taglilimang planet. Pwede tayong mag-away-away, may sarili akong planet. Nakakatawa, no? Yung mga ginagawa natin, mga expeditions tsaka mga discoveries na outside our solar system. At hindi ka nakaka-relate. Alam ko. Pero ibang, ito, para-paraan lang mga kaibigan ha, ibang tropa kong scientist naman, ang ginawa naman nila ay gumawa sila ng active efficiency ingredients naman. At nilagay nila sa Shell Fuel Cell. Magaling ko mag-connect. Yung mga Shell scientists, mga kaibigan naman. Oo, yung Shell Fuel Safe, mga kaibigan, it will help you save on your fuel. So you don't have to worry about your fuel cost. At least kahit paano, mga kaibigan, when you're driving, kahit paano meron kang peace of mind. Bakit? Kasi nga, di ba, ang Shell Fuel Safe po ay merong active efficiency ingredients designed, di ba, to last longer compared sa regular price at standard fuel. So drive now to your nearest Shell station and shoot. Ang ating caller number 3, mga kaibigan, for this segment, kausapin ko lang si Nigel ng Cebu. Hello? Hello po. Nigel? Oo po. Ganda ng pangalan mo. Panlalaki po yun. Oh, kilala mo si Nigel, yung photographer? Oh, si Nigel sa American Next Top Model po. Hello, Nigel Barker, di ba? Opo. Oo. Kamukha mo siya? Lalaki yun? Hindi, oh. Alam mo, di ba? Di ba yung tropa ni Tyra Banks? Tama, di ba?
Nanood ka nun, ano, yung kay Tyra Banks, nanood ka nun? Opo. Nagpunta ng Pilipinas yun, di ba? Sinunod niya siya na si Miss Carla Villana. Hindi ko po alam. Ano ka ba? Bakit di mo alam? Magkakasama kami nun. Eh, just lang, wala ka. Nigel ng Cebu. Anong part ka ng Cebu? Ano po? Anong part ka ng Cebu? Nasa Metro Cebu po. Ay? Metro Cebu? Opo. Malapit ka sa Radisson Blu? Eh, hindi. Hindi eh. Sa may SM? Malayo ka doon? Malayo po. Ano sa may Capitol po. Okay. Hindi ka mo kabisado sa Cebu. Anyways. Punta ka dito, Papa Jack. Nagpunta ako dyan kailan lang. Mali mo, magpunta ulit ang aking ano, Alaska Krenta family dyan. Diyan kami nag-convention last time eh. Ah, okay. Sige. Ikaw ay napatawag kasi. Teka muna ba, Jack? Kakabahan ako. Sige, you have 4 days. Baka teka ka, teka ka. Okay. Hello, Papa Jack. Oh. Kasi, ano... Teka lang, ako muna magtatanong, parang hindi ka ba? Estudyante ka ba? Ganon? Actually, working scholar ako sa isang university dito sa Cebu. Sosyal! Ano yung paano ulit yan? Working? Working scholar po. Nag-iba yung pronunciation mo kana scholar yung dating. Sosyal. Anong course mo? Ano ba ako ha? Secondary education po. Kaya pala, ano, medyo may formalidad yung pagkasalita mo. Yeah. Anong ano, subject mo na ano, mini-major? Physics and math. Ay! Do you like astronomy? Ay, hindi masyado. Mas mahilig ako sa mechanics. Ah, ganun? Ano yung ano? Saan mas kilalang formula si ano? Si Albert Einstein? Sa relativity po. Ang galing! Diba? Actually, hindi ako sure. Diba? Albert Einstein, na? Oo. Oh. Theory of relativity. Tama, diba? Opo. Alam mo rin yung string theory? String theory? String theory, yeah. Yung Young Modulus po. Ano na? Young Modulus. Ano yan? Stress and strain po. Ano yan? Stress and strain. Hindi, string theory, it's actually a kind of ano, TOE. Alam mo TOE? Hindi po. The theory of everything. Meron. Movie po yan eh. No, it's theory of everything ate. Marami sila nagko-compete ngayon dyan ate. No, okay. Ano ka ba? Ano ba yan? Mas magaling ba ako sa'yo? Makapunod ko ng Discovery Channel. Hindi ako sure doon. Hindi mo paniwalaan naman yung sabi ko dito. May pinapakalma lang kita. Hindi ka na kabado? Hindi naman masyado. Sige na. Nanginginig lang yung kamay ko. O, di kabado ka pa. Kasi kung nanginginig ka, hindi normal yan. Sinaulo ka pa. Hindi namang normal, Papa Jack. Pag malamig dito. May sakit ka ba? Sige na, magkwento ka na. Jowa ba ang pag-uusapan? Ex-boyfriend ko po. Oh, kalibutan mo na ex na yan eh. Eh, di kasi Papa Jack, yung 1 month lang kami, tapos yung dahilan niya, hindi ko maintindihan eh. Hindi mo kailangan intindihin ate, kung ang bottom line, hiwalay naman na kayo. Tama? Hindi, parang... Pag ba naintindihan mo yung dahilan niya ng pakikipaghiwalay, magbabalikan ba kayo? Depende sa kanya. Indeed. Ano ka ba? Kung bala kang balikan ng lalaki, ate, babalikan ka ng lalaki. Ganun kasimple yan. Eh, sabi niya, Papa Jack, ano, babalikan niya daw. Sabi lang niya yan. Hinibalayan niya ako. Ah, ito, para maintindihan niya. Sige, ipapakwento ko sa iyan. Pero para maintindihan niya, ha? Alright? Ang lalaki, kung mahal kayo ng lalaki, mga kaibigan, mabakuran kayo niyan. Hindi kayo lulubayan niya kasi baka maago kayo ng iba. Ayan ang lalaki nagmamahal. Andaan niyo yan, mga kaibigan. Ang lalaki nagmamahal, di ba? More often than not, mga kaibigan, overprotective ang lalaki. Nararamdaman mo sa buhay mo ang presensya ng lalaki kung mahal ka ng lalaki. The fact alone na hindi kayo magkasama at iniwala niya ang kanya, ano pa man yung dahilan, hindi ka love niyan. Siguro nga. Tama? Opo. Kasi... Anong favorite subject mo, ate? Hello, Papa John. Anong favorite subject mo? Physics po. Oh. Alam mo yung probability, di ba? Statistics yun eh. Oh, it's part of ano ate? Di ba? Of math. Kasi ganito kasi Papa Jackie yung... Kasi ganun pa talaga yung mga seaman. Parang gusto mo itama yung ibang seaman ate kasi wala namang ginagawa sa'yo lahat ng seaman sa mundo. Hindi, sa kanya kasi Papa Jackie. Kailangan pag-usapan natin. Huwag mong gawa ng kwenti yung ibang seaman na walang ginagawa sa'yo. Alam kong alam mo ate na ayaw na niya, hindi ka na niya mahal. Iniiwan ka niya.
Diba? Ayaw mo lang tanggapin kasi hindi mo kaya ate na lunukin ate siya nakipag-iwalay sa'yo. Hindi ako po yung iwalay sa kanya eh. Baka ikaw lang nagsabi, pero siya yung umayaw. Minsan ganun eh. Minsan nga. Ah, diba? Sino ba talaga ang lamig? Ikaw o siya? Hindi. Okay lang naman kasi kami nun, Papa Jack, tapos yung may post po ako, tapos bigla na comment yung mama niya. Anong post mo? May conversation kasi kami, sabi niya, parang biglaan lang, parang honey bun, sugar pop, I love you, ganun. Pak, yeah. Tapos kinding naman ako eh, kasi minsan lang yun. Tapos pinost ko, once in a blue moon. Tapos after 2 days, nag-comment yung mama niya. Parang, wala ba akong magawa sa buhay, ganun. Tapos bigla niya chinat yung ex ko na, huwag mo, hindi niya daw ako dapat iniisip kasi may trabaho pa siya. Ah, ayaw sa'yo ng nanay. Hindi pa nga ako pinakilala sa nanay. Pwede walang dahilan para magustuhan ka. Ay, kasi yung nanay niya, sobrang sungit. Ano na? Sa tingin ko, sungit ng nanay. Ganito, Nigel, well, unang-una, I appreciate the fact na nag-post ka something positive. Kasi kung ang sinabi niya sa'yo ay yung lambingan, pinin-screen mo, tama? Opo. At pinost mo ate, nakakatuwa na positive ang pinost mo. Kaya lang, sa lahat mo ng mga taong masyadong tanga, bobo, di ba, para i-post yung mga private conversation, sila ng jowa niya, away man yan, o nakakatuwa, mga gago kayo. Ano naman pakialam namin? At nyo kasi kailangan i-post, di ba? Pwede ba privado nyo na yan? Ano naman meron sa buhay? Ano meron sa buhay rin yan interesting sa amin para malaman namin, di ba, kung naglambingan at nagharot na kayo sa inyong pagpipiyan sa bawat isa? Masyado kasi tayo mga ano ngayon, mga kaibigan, masyado tayo mga mayayabang. Marigalawan ka ng bagong cellphone na nanay mo, PAK! Picturean. Diba? Early Christmas gift. Ano pakialam namin? Nag-miss ko na naman siya eh, kasi nasa Manila siya for several months. Oh. Tapos, biglang ganun. Ay, ate, ganito, ano? Una-una, kung chinat siya ng nanay niya at sinabi ang hiwalayan ka at ginawa niya, di ka love niyan. Tanong mo lahat ng lalaki sa mundong ito, ang lalaking nagmamahal ng totoo, matigas ulo. Sorry ma, hindi ko po sinasabi ha, na gawin natin ito, pero ang lalaking nagmamahal at mahal namin kayo, matigas ulo namin. Wala kayong pakialam kahit wala kami ng mana. Yan ang lalaking nagmamahal, di ba? Kahit 1% lang na chance ating we are gonna grab that chance to be with the girl that we love. Kahit kainin siya ng pating sa dagat, kung mahal ka niya natin, papatunayan niya yan sa'yo. Sorry, I'm not saying na suwayin niyo po yung mga magulang niyo. I'm just telling you girls, di ba, na ang lalaking yung nagmamahal, gagawin na lahat, maramdaman niyo lang mahal kayo ng lalaking yan. Tsaka ate, kung halimbawa malaman natin ngayon dito, Nigel, halimbawa, we can determine kung bakit kanya iniwan, magbabalik ba yan sa buhay mo? Hindi naman, di ba? Ay, sinasayang mo oras mo ngayon. Hindi ko lang. Ayaw na niya sa'yo, te. Dalian mo ba? Nag-aantay sa akin mag-picture taking pa kami. Naiinip na sila. Joke lang. Hindi ba ba siya, ano kasi, parang, nabala naman kasi yung, parang, I didn't question him na, it's just that, yung kanina, bigla siya nag-chat, sabi niya, ipa-delete daw yung lahat ng pictures namin. Bakit ganun? May magagalit ba? Sabi niya, oo, meron. Kung sino? Sabi niya, sarili niya. Tapos sabi ko sa kanya, I don't do things for you anymore. Kung yung mga pictures lang yan, pag walang meaning sa'yo, hindi mo sana ipapadelete yan eh. Pinapadelete niya? Bakit na pinapadelete? Hindi ko alam. Sakit kasi ba ujok? Kasi parang, it's like he regretted everything. Ganun. Two and a half years po kami. Ayaw sa'yo na magulang, no? Within 2.5 years, hindi ka nagawang mamit na magulang niya. Bakit? Kasi feel ko lang takot po siya sa mga niya eh. Ate, walang masama matakot sa magulang.
Eh, na-meet ko naman yung minsan yung mama niya nung... Bakit hindi ka na-meet? Kasi kung 2.5 years kayo naging mag-jowa at hindi ka gaano nakilala personally na magulang niya, ibig sabihin there's something wrong. Ayaw kanya makilala na magulang niya. Gusto naman, yung minsan po. Kasi nagtataka ate, parang gusto natin magtaka kung bakit ayaw kaya wala naman dahilan para magustuhan ka. Ako man yung magulang ate at hindi ka pinakilala ng anak ko sa akin, gugustuhin ba kita? Nakita na po kami ng mama niya eh. Sino mas maganda? Ikaw yung nanay niya, Diyos. Yung mama niya. Pinag-aaway ko yun. Sana lang. Tsaka dapat gumagawa ka ng effort para magusto ka ng magulang niya. Binigyan ko pa ngayon hope yan ng mama niya eh. Sa bagay, hope yan. Tapos di niya tinanggap. Hindi tinanggap? Oh, hindi nga. Ay, ayaw talaga. Salani, binigyan ko pandiregla. Mga nagustuhan nila. Ano ba yan? Ayaw. Ay, nako. Nigel, hindi ganun kadali, ano? But right now, he's asking you to delete all the photos na meron kayong dalawa. Parang may gusto kanyang i-delete natin sa kanyang buhay ngayon, ano? Eh, ganun nga it's an insult on your part. Oh, hold on. Kaya lang ate, kung para matulungan mo ng sarili mo, kasi hindi na kayo, i-delete mo na rin yung ano, mga pictures niya. Or don't make it public na lang. Malinaw, you know? What he wants right now, Nigel, is that to move forward in life na hindi na ikaw kasama, no, sa kanyang buhay. At karapatan niya yan, buhay niya yan eh. Nasa barko naman siya eh. Hindi naman siya kailangan yun eh. Alam mo ba ang dating nito kaya ayaw mo i-delete yan? Kasi you still want communication between the two of you. Kaya ayaw mo i-delete yan kasi alam mo na every now and then natawagan ka niya para i-delete at nakakausap mo siya. Di ba pa, Jack? You look so desperate. Siya kasi yung parang best friend ko eh. Ate, ayaw na nga niya sa'yo. Ano ba? Ayaw na niya sa'yo. Diba? Dalian mo na kasi may nakaiwan ng wall sa CR. Ayan mo na sila, Papa Jack. Ako muna. Pwede yung wall sa CR sa Shell sa Molino 3, mga kaibigan. Kasi naman, pag iiwanan nyo yung wallet nyo, sabihan nyo yung wallet nyo sumunod sa inyo. Parang kilala ko yung may-ari ng Shell na to. Sila ba to? Ah, hindi. Hello, Papa. Ayaw na niya, Nigel. Ayaw na niya sa'yo. Pero sabi niya, Papa Jack, for the meanwhile lang. Ano daw? For the meanwhile? For the meanwhile, babalikan niya lang. May bagay yung one term, for the meanwhile. Ano bang term? May balak po kasi siyang gusto balikan confirm. Ako, pero di mo na ngayon. Wait lang, ang tawagan mo teacher ko ng high school, Ma'am Abiyang. Ma'am, may ganun bang term? Alam ko nga mali yung for the meantime. Ang tama, in the meantime. Bali yung word daw na for the meantime. Ang tama, in the meantime. Eh, sorry po, kinabahan ko siya. Pero hindi ako sure doon. Huwag rin kayo maniwala. Gumagawa lang ako ng kwento. Pasensya ka na, nag-aalala ako sa wallet na naiiba. Para kasi tayong wallet na yun, hindi kasi inibuhin. Magkano yung naiiwan? Malaki? Malaki. Magkano halaga? Yeah, anas ko ito mamaya. Anyways, ate, I will give you the chance right now, Nigel, ano, to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. Sorry, ate, mga kaibigan, ganito, ano, para hindi kayo mukhang tanga sa mga tao mahal nyo, ano. Pag ayaw sa inyo ng tao, tanggapin nyo yan. Whether it's painful or bearable yung pain, tanggapin nyo. Kasi there's no way you're fighting for someone who doesn't want to be with you. Walang ka-point-point yan. Ayaw sa inang tao, ate. Di ba, never beg, di ba, for someone to be in your life kung ayaw nila? Ano dry yung lips ko? Anong gamang, anong magamot dito, ate, pag nag-dry yung lips? Nagdila ako sa aso, kan nag-dry lalo, eh. Tapat yung aso dumila sa lips ko. O, makaya ka, sorry, mahal na mahal ko yung aso ko. Hindi, kawawa naman yung aso, Papa Jack. Wow, thank you, ah. Yung magulang mo, ba't ganyan? Ah, sige, anong pangalan niya, ate? Eh, ano ba?
Aya na lang. Your other name niya. Ano? Ayan. Ayan. O, sige na. Ano pangalan niya, ate? Ay? Jonathan? Gian? Hindi. Ano? Ayan? Ano to? First name lang? Hindi, kasi may kakilala siya dun sa Caloocan eh, tapos... Pak! Eh, tanga ka, sinabi mo Caloocan eh. Sorry. Sana, pangalan sinabi mo, hindi yung lugar. Sorry, ayan lang po, ayan. Ikaw, hindi ka makausap ng kapatid mo. Uy, kapat siya. Oh, sige na. I want you to say sorry, thank you, and goodbye to that guy. It's time to move forward without him in your life. Apo. Ayan. I know right now you can't hear me. Kahit minsan, ay, nandito ka pa sa Pilipinas. Itong show na to, laging pinakikinggan natin. Talaga? Baka ako dahil lang matag-iwalay kayo. Sorry, sorry. Tapos, kung ano-ano na lang pinagtatawanan natin. Yung pagkahilig natin sa music. And all that. Kasi, ikaw yung nasa kabilang isla. Tapos ako dito sa, ano, malapit sa... bundok. Magkalayo naman tayo. Tapos, doon. I thought I saw forever in you. Kasi, sabi mo eh. Sabi mo ano, ako lang. Ako lang yung babaeng gusto mong pakasalan. Balang araw. Pag successful na tayo pareho. Bigla lang ako. Kailangan natin ng ganyan ate. Dumami sana ka sa Pilipinas. Sana lumaki ang ano. Sana yung mga ganyan, yung mga pangsiyensya eh, masuportahan ng gobyerno natin. Eh, sana nga po. Oo. Importante kayo. Actually, mga kaibigan, karamihan ng mga ulad ng bansa nag-invest sa mga physicians nila. Opo, that's diba? True. Sa mga engineers nila. Kasi kayo ang magpapaganda ng kalungsuran. Tama? Anyway, sa atin, napunta na tayo sa ekonomiya. Alam mo ba, kahulugan ng GDP? Ano po yun? Gross domestic product. Product lang ba? Salamat sa pagtawag, Nigel, ha? I wish you all the luck in the world, ate. But then again, I know it's going to be a sad Christmas for you. Opo. Diba kasi syempre, you will not be together anymore. But life will be okay. It's just a part of progress, ate. Sometimes it has to be painful. Appreciate, ate, that you have to move forward in life without few people, ate, who were there nag-uumpisa ka. Hindi lang tao nakasalamun natin will last forever being with us. Thank you. Thank you very much for calling the show, though. Thank you, Papa Jack. Bye-bye. Bye-bye. Maligayang bati, mga kaibigan, sa akin, Ninang, Dr. Ninang Nina Rodil of Dental Focus, ang dentista ng mga artista. Eh, di, dentista ko yan. Malamang alam nyo na artista. Ito, mga kaibigan, ano, bibigyan daan ko lang po. Medyo, ano, ito, medyo matinding, ano, ito, pakiusapan. Meron pong naiwang wallet kanina sa CR po ng Shell Molino 3 Bacoor Cavite. Shell Molino 3 Bacoor Cavite. Bandang alas, between the hours of 9 to 10 in the morning, naiwan po yung wallet na yan. Diba na may ID na ang ID ay nakapangalan kay Sir Joseph Malupa. Alright? Sir Joseph Malupa, mga kaibigan, yung ID. At meron po itong lamang cash. Diba? What we can do, ganito po, ano, kung sino man po ang nakapulat, nakakuha ng wallet na yan, we are appealing to the goodness of your heart to please, kung pwede po, pakidala po yung wallet sa himpilan natin. I will not announce the number, but pag dinala mo dito yung wallet na yan, at binalik mo sa, normally na ibabalik po natin, ano, yung mga nawawalang gamit na ina-announce natin. Kung may babalik mo yan, at dinala mo dito, gagawa ko ng para na magtagpo kayo, Sir Joseph, para kayo nalang mag-usap.
Kasi pag inabot mo sa akin yung ano, yung wallet na may ID at may pera, baka ang makarating kay Sir Joseph yung wallet lang. Kunin ko rin yung pera. Akin. Bigla akong bumili ng bagong Roshi Run. May palanda pa naman si Richard. Alright. Kanina umaga pa sa Michelle Molino 3, mga kaibigan. ID? Anong kulay ng wallet? Black? Black? Black wallet, mga kaibigan. 9 a.m. Between the hours of 9, mga kaibigan. 9 to 10 in the morning para ano tayo? May window tayo. Ang ID po ay nakapangalan kay Joseph Malu. Paano ID sa nandito? Driver's license? Ano? IDs? Ano ID? Company ID, mga kaibigan. At pera, cash. Alright? So, ako, mapiling, mga kaibigan. Marami ngayon ang mabubuting kalooban, mga kaibigan. Sir or madam, kung sino man nakabulot yan, ID po from Sir with the name Joseph Malupa, black wallet po with company ID, please surrender to Love Radio and we'll facilitate, di ba, kung saan ka uwi, we'll facilitate para makauwi ka at kami nang bahala dito sa Love Radio. Batihin ko lang din, mga kaibigan, ha, si Madam Malupa, Joseph ng Pasig, ang gulo, ha? Magandang sulat, pangit lang yung thought. Sino magulang na ito? Sila po'y nananawagan, ha? Si G, ano, G, Manila. Ano to, roll call? Anak ng Toko at Baboy, oh. Joyce, Rosemary, Charm, Gareth, Micah, Jerome, Ryan. Ay, pusa. Ang ganda po ng sulat. Ang pangit lang ng sinulat. Pag ikaw dumaan sa kanto, yung hudgod kit sa kanto namin, eh, hindi ka makakadaan. Hindi walang bahay namin. Alright, I will repeat that over and over again for the rest of the evening. In the meantime, mga kaibigan, I'll play good music bago ako tumuloy. Pwede ba mag-ano? Mag-sinauna muna ako? Gusto niyo mag-aldab tayo. Gusto ko to aldab. Alden Richards tayo. Tapos, gusto ko ng Daniel Padilla. Ba't ba? Lahat ng pogi gusto ko. Yung ako dyan. Daniel, ikaw lang ang aking mahal. Daniel Padilla. Tapos, mag-play tayo ng tan-dan-dan-dan. Locked Away. Pabalik ko ni Chard to eh. If I got locked away. Yan. Okay na yan. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Sa lahat ng mga bating, hindi ko pa na mabati ang mga kaibigan. Mamaya-maya po ng bahagya. Happy holiday, mga kaibigan. Ha? Today is? Yes? Anong celebration ngayon, Chard? Bonifacio Day. Buti alam mo. Mga kaibigan, ako sa Bunga Puluan ay ganap na kalas 11:57. Maligaya ang pakikinig po, mga kaibigan, sa lahat ng mga taong nakaantabay sa atin. Yung mga nagamadali ng bahay na alis pero lobat ang telepono. Advice lang, ha? Oh, para-paraan lang. You can actually put your phones, ayan, into silent mode. Or you can actually put your phone, diba, into airplane mode. O di kaya turn off your phone, diba? Para ma-time stream mo yung pag-charge niya. Kasi kung ginagamit mo yung phone mo, habang chine-charge mo, you're practically just draining exactly what you are charging and putting into your battery. Alright, so, kung nagmamadali ka ng bahay and you have like 10 minutes to charge your phone, patayin mo yung phone mo, charge it. O di kaya, put it into airplane mode, tsaka mo sa i-charge. I'm sure, mas maraming percentage ang magiging ano, charge ng battery mo. Ang tawag dyan ay, para-paraan. O, parang ano lang yan, mga kaibigan. O, may party kang pupuntahan. Masakit ang, di ba, masakit yung ano, puso, may dysmenorrhea ka. Dapat Alaksan FR. Oo nga! Alaksan FR. Kaya ang lahat ng klase ng body pain, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, dysmenorrhea, 'di ba? Sakit ng kasukasuan gawa ng trangkaso. Alaksan FR. All right? Oh. Kaya ang lahat ng klase ng body pains, pwede babae, pwede lalaki uminom. Okay, bigat. Right?
May caller tayo, mga kaibigan. Si Karen ng Manila. Hello. Ouch! Ay, nako. Sakit nun, ha? Loko yan, ha? Sino magulang yan? Tawagan mo siya ulang, Pops. Baka naputol lang yung line. Ay, mga kaibigan, hello po sa mga naka-talk and text po mangyong gabi. Maligayang pakikinig po sa inyo. Salamat, salamat, ha? Oo. May nag-comment sa akin kanina. Mabadyak nag-talk and text ako dahil sa'yo. Uy, thank you very much. Diba? Oo. Maligayang bati. May mapabati dito, ha? Tapusin ko lang yung pagbati bago ko tumuloy. Ano yung ginasa aking telepono? Yeah, mga nag-PM sa akin. Papa Jack, mabati naman. Yan. Ang Team Ignacio, nakaantabay. Thank you very much. Ha? Si Marimar Cruz Barriega ay nakaantabay sa atin. Pabati naman, Papa Jack. Baby, malapit na siyang mag-birthday sa December 8. Malapit naman, layo-layo pa. Tilinggo pa. Pati po si Benji, ayan, asawa ko at mama ko si Gemma nasa Kuwait ngayon. Sana mabasa niyo po ito. Thank you, sabi ni Marimar Cruz. Si John Jen Valenzuela nakaantabay. Kami ng kapatid ko ngayon, si JV, maligayang bati po. Si Mer Cedre, pabati naman po sister-in-law ko si Marlita Custodio, ayan, Garcia, maligayang bati. Mula sa South Korea, si Rainier John Rivera nakaantabay. Mula Korea, same number lang patatawagan. Yes po, 832-6171. Nagdagan mula ng country code tsaka area code. Papa Jack, kahit, ayan. Aha. Si Strongman. Salamat sa pag-PM sa akin. Thank you very much po. Si Raniel Ibieta or Raniel Ibieta nakaantabay. Thank you very much for tuning in. Yung mga hindi ko mabati, huwag na yung magalit, ha. I'll try my best, ha, para mabati lahat ng mga nakikinig sa atin. Mary Ann Toledo Caluya, maligayang bati po. Sabi niya, Papa Jack, nice advice. Thank you very much. It means a lot. Yan. Yung mga nag-PM sa akin sa aking Instagram, wala, dead man muna. Diyos. Si Jel Bautista, pabati naman, mama ko Susan Bautista, nakaantabay kami ngayon. Salamat. Para mawala katawan niya. Kakasumba, ano? Para mawala katawan. Baka manananggal, gano'n. Magala yung katawan. Kalokohan na yan, ha? Si Papa Jack, good evening, today is my birthday. Uy, greet me, happy birthday to me. Ayan, sabi ni Joy, Villarosa. Maligayang bati po. Sabi ni ano ni Jel Bautista, katawan, sakit ng katawan pala. Wala, huli na lahat, di ba? Mawala yung katawan, manananggal nanay mo. Tumigil ka. Yung nagsabi niya. No? Joy Lalo, maligayang bati po. Hello? 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 Yeah, what's your name? Evane po. Sosyal. Ano ulit? Evane po. Parang Yvonne, pero Evane. Why ang umpisa? Apa. Sosyal? Ano pong sosyal? Wala lang. Kasi bihira magamit ang Y tsaka V, di ba, sa iisang pangalan. Hindi mo naisip yun, no? Opo. Invento lang ako, hindi ako sure. Wait! You are 32 years old? 32 pa. 32 ka na? Opo. Oh my God! Batchmate! Bakit po? Tama, batchmate kita. Ah, talaga? 1983 ka. 82. Hindi, I mean, baka same generation tayo. Hmm. Diba? Napagsaluhan natin ang awitin ng Hansons, Muffets, tama? Apa. Parang ayaw mo pumayag. Hindi po kasi ako mahilig sa boy band. Ano hilig mo? Hindi, ayaw mo ng Backstreet Boys. Ayaw ko po. Ano gusto mo? Actually, hindi na po natin generation. Yung mga Linkin Park, ganun. Pero yung mga sinuuna nila nun. Generation mga natin yan, ha? Starts with one. One thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try to put that in my... Ano ba yan? Mga Sugar Ray. Okay lang. Ano kayo? Lighthouse Family.
Yes, mga ganun. Diba, sometimes I get tired of this me first attitude. Oh, baby. Anong ginagawa sa buhay ni Ibane? Working po. Ano ang work mo? Government employee po. Ikaw ba ay mayor? Hindi po. HR personnel po. Ah, talaga? Hindi seryoso kang tao? Hindi naman po. When it comes to your job, while doing your job, seryoso ka? Oo naman po. Kasi HR, di ba? Mm-mm. Pero HR namin kaano? Kabiruan ko. Oo. Kailangan po. Baka tanggalin. Oh, I don't think so kung wala kang ginagawa masama. Hmm, baka siya ang tanggalin mo. Wawa, ate, baka nakikinig HR namin, ha? May saraulo ka rin eh, no? Medyo, ano, po. Medyo nakakasama ka din ng reputasyon sa ginagawa mo. Papa Jack, joke lang. Diba? Ewan ko lang pag nabiro ka ng ganyan empleyado mo kung joke yan sa'yo. Diba? Pag sinabi ang empleyado mo, tanggalin ka. Gusto mo, ha? Chad, kunin mo yung blade. Para hitting ko yung honest ni Pesosor. Hoy, Ibane, ay sawa ka na. Meron na po. May anak ka na? Meron na po. Anong ginawa niyo? Kaya din po ng ginawa niyo. Bakit pa ginagaya mo ko sa'yo? Ano bang alam ko niyo? Ano bang kaedad tayo? Sige na nga, magkwento ka na. Hindi, Papa Jack. May tanong lang po ako. Kasi meron po akong parang ex or friend dati, mm-hmm. high school pa. Parang tumagal na po kasi nung, syempre nung high school po tayo, parang 16 years ago pa yon. Pero taga lang. Pa. Talaga yan? Oh, nga noon, tagal na pala mula high school ako. Oh my God! Oo naman, sabi mo magkaedad po tayo. Hindi ako na-realize, walang iya ka na. 16 years ago, nung year 2000. Hmm. Sige na, kwento na. Tapos? Eh, ano po, parang mas mahaba po kasi yung friendship namin kaysa yung naging kami. Tapos, gaano katagal short, naging kayo? Ano po, siyempre, naligaw po siya nung high school. Hmm. Tapos, naging kami for few months lang po. Okay. Pero gaano katagal na kayong magkaibigan mula nung bago ba na? Bago siya nanligaw sa'yo? Naging ka-section ko po siya ng mga few months po kasi na-reshuffle po yung section po namin. Naging ka-section ko po siya. Okay. So after mga 2 to 3 months, naligaw po siya sa akin. O 16 years old. 15 years old ako okay. noon. Mm-hmm. Just after graduation, parang naging kami po ng few months lang. Okay. Kasi nalaman na, tapos nung nalaman ko po na yung parang pinaka-bridge namin, sila din, naging sila, parang ganun. And then, nung break na kayo? Apo. Oh, okay, issue doon, nag-break naman kayo. Story short, okay. naging sila po, napangasawa niya, tapos ngayon po, hiwalay na rin po sila. Hmm. Pero since then po, naging friends po kami, magka-chat kami, noon friends tour pa, ganyan. Tapos memorize niya yung number ko, na hindi pa naman ako nag-change until now. Tapos naging ka-chat ko po siya, tapos hanggang sa nagka-asawa na rin po ako. Parang naging friends po kasi common din po yung mga friends po namin. Okay. Same batch po kami, mm-hmm. same school, ganoon. Okay. Tapos po, 3 years ago, nagkaroon po siya ng panibagong asawa. Hmm. Tapos, yun na po yung second wife po niya ngayon. Pero hindi pa po sila kasal. Kasi ongoing pa po yung sa unang asawa niyang annulment. Okay. Mm-hmm. Okay, tapos yun po. Yung pangalawang asawa niya, high school, schoolmate din po namin. Younger po ng two years sa amin. Mm-hmm. Okay, tapos nung ano po, nung una po, parang kachat ko din po yung girl kasi nagtatanong po siya sa akin kung ano daw po, paano daw po niya makakilala yung ito nga pong si Guy, ganyan-ganyan. Hanggang sa, kasi tuloy-tuloy pa rin po yung pag-chat namin, kasi friends nga po kami, ganyan. Hanggang sa ano po, early this year po, kasi nasa ibang bansa na po sila.
nung umuwi po siya, nakipagkita po siya. I mean, pumunta po siya sa workplace ko. Bakit ka nakipagkita? May asawa ka na? Friends po kami. Come on! You have got to be kidding me now, Evane. That is stupidity! Hindi po, kasi Papa Jack, kahit nung wala pa po siyang asawa. Alam ba ng asawa mo nakipagkita ka? Opo, alam po niya. Kasi common friend nga po namin. Alright, sige. Alam niya na nakita kayo. You told your husband na ano na I'm going out today, makikipagkita ko sa ex ko. Actually, yung first, hindi ko naman siya as in nire-regard po kasi na ex na ngayon. Kasi yun nga po, hindi nag-work yung sa amin. So, pinagpatuloy lang po namin yung friendship namin. Even po nung college po kasi, kahit nung nandito pa po siya sa Pilipinas, nag-meet po kami with our friends po na iba. Lumalabas po kami, ganon. Okay. Kasama po yung ibang friends po namin. Parang kasama din po siya sa reunion, yung mga ganon po na wala lang po. Tapos ito po kasi, nung honestly po, Papa Jack, nung nagkaasawa na po ako, ayoko na pong makipagkita sa kanya. Well, that's more natural. Sorry. Opo. Okay. Pero yung first po, na dumating po kasi siya, pag nagtetest siya, tumatawag siya, hindi ko po nire-reprent. Suddenly, pumunta po siya sa office ko. Actually, okay. hindi ako nakipagkita. Actually, parang wala na akong choice. Kasi andyan na siya sa harapan ng door ko, parang ganun. Okay. Ayun po. Tapos since then po, parang naging mas constant ulit yung textan namin, yung tawagan namin. Tapos sinasabi niya yung problema niya sa second wife niya ulit, etc. Pero syempre, alam mo naman mga lalaki, ang ano niya lang siguro. Well, the mere fact natin na pinag-uusapan niya yan, may mali siya sa usapan ninyo. Hindi naman. Well, let's not pretend. Evane, yun exactly where, di ba? Yun exactly what I'm talking about. May mali siya yan. He shares, diba, stuff regarding sa love life niya at ex mo siya. May mali siya yan, te. Wag natin yun, i-educate yung mga nakikinig sa atin na okay lang yung gano'n. Yun nga din okay. Po yung actually na tanong ko po. Kasi yung mga sunod-sunod na po, kasi parang ang dami na niya pong what ifs. Ganon. Kaya, what if ko, ano? What if kayo, ganon? Oo, yung mga ganon. Tapos sabi ko, tama na, itigil mo na, huwag ka nang tatawag, huwag ka nang titext. Huwag mong antayin yung time na, kasi kung kayo nagkakagulo. Honestly po kasi, nagsiselos na yung end of the story po kasi, nalaman ng asawa niya, yung present niya ngayon, yung nakatext niya ako. So, ibig sabihin, alam ba na nakita kayo? Hindi po niya alam. That's the kasi, point! Di ba that's already cheating? Tama! Kasi diba, imagine mo your husband is, diba, her husband went out to meet up with an ex. Yung ate ganton. Ay, yung wife po niya. Yung wife po niya, hindi po niya alam. Kaya pero nga. Yung husband ko po, no, kaya, I'm talking about the wife. Diba, yung asawa niya ate lumabas para makipagkita sa kanyang ex, which is you. Tama? And let's not get this ano ate, ano? Let's not try to sugarcoat this, ano? Yung kanyang asawa ate will never look at you as a friend. Yes. Diba yung kanyang asawa will always regard you as the ex. Opo, parang ganun nga po. Pero anyway po, parang yung last part na po na yon. Parang ano po, nung nilaman po niya yung number niya, siya number na ako po yung ka-text niya. So parang nagmura-mura yung girl, ganyan. Of course, I understand. Pinatulan. Tapos, okay. Inisip ko na lang na whatever it is, kung ano man yung problema niya, parang yun nga, yung naririnig ko nga na minsan it's easier if you don't care anymore. Parang ganun. No matter pa kung ano man yung mga nakukwento niya dati, kung ano man yung hirap niya, whatever, ganyan. Tapos, wala na po. So, end na po. Parang sa ganun po natapos na hindi na lang po talaga ako nag-reply, hindi na ako sumasagot. Tapos kasama niya, nahun niya yung wife niya ngayon. Parang ganun. Noon. Pero hindi ko kasi sila iisang place na lugar sa work nila. So, mga after a week, aalis na po yung girl sa ibang lugar. Parang ganon. Okay. Tapos, yung actually, yung sa akin naman po, parang I lost a friend, he lost a friend, parang ganon. Come on, Evane. Well, let's not pretend here, alright? Huwag mo akong piliting maniwala, ate.
na we are talking about him, and the only reason why we are talking about him is, you know, friendship daw. It's actually, there's a blurry line, ate, between the friendship that you have or had, diba? And the fact that you were ex-lovers. Diba? At mahirap, ate, it's actually very difficult, diba? Very, very difficult, ate, to draw the line. Tama? Yun nga po. Kasi parang sila po nagkakagulo na parang ganon. Sana, sabi ko sa kanya, huwag na rin niya akong guluhin. Kasi parang... So gusto mo ate na huwag kanyang guluhin, huwag ka mag-reply. Matatapos yan. Ayun nga po, hindi ko na po talaga siya nire-replyan, hindi ko siya tin-text, whatever, ganyan. Tapos biglang po, nung kararating niya po doon, after a week po siguro, dahil sa nangyari na yun, hindi ko naman po in-expect na siya yun, kasi may tumatawag pong number. Mm-hmm. Although yung number po niya sa akin, nakaregister. So may tumatawag na number na parang overseas, parang alam ko na, na ibang bansa, parang ganun. Sinagot ko po kasi baka akala ko kamag-anak ko. Okay. Tapos na, ano ko na lang na siya. Tapos sabi ko, sana ano, last na to, sabi ko, nasagot ko lang to kasi hindi ko naman alam na ikaw. Pero tama na, kahit na hindi ka humingi ng forgiveness, etc., kung ano man yun, huwag ka nang mag-explain. Kasi tama na, sabi ko pong ganun sa kanya. Tapos sabi ko niya, bakit ganun? Dati naman, nag-uusap tayo, ganito, chat lang naman, ganito, bakit ngayon hindi na? Noon siguro po pwede kasi ganito yung asawa mo. Eh ngayon, iba na naman yung asawa mo. At patanong kita natin na kailan kayo nagkita ka mo? Early this year po. Okay, where did you go? How was it? Did you a lot at a exclusive time just to meet up with him? I mean, hindi po. Pumunta ko siya sa office ko po. What's the purpose? Why? Nag-hi lang po kasi dumating po siya sa Pilipinas. And you think it's just friendship, di ba? For him to allot time and go to you? And you think it's okay sa asawa mo? Siyempre, hindi po na purely friendship yun. Kasi bakit mag-effort pa siya na pupunta sa office? Exactly the point. Yun din sabi ko, ate, alam mo na eh. Diba? Alam mo na exactly, diba? Yun talaga yun eh. Eh, ang tanong ko nga po kasi, Papa Jack, bakit... Ganun ba talaga? Ganun ba talaga na kailangan niyang gawin yung ganun? May asawa na siya. Okay, ganito, Ana. Tapos sinabi ko na rin may asawa na ako. I deserve. Ganito, Ana. After niya magkita, nung pagdating niya, you texted. You keep on texting each other. You replied sa mga text niya. Nung first po, kasi twice po siyang dumating. Okay. So, ibig sabihin natin, you gave the guy an impression of good reception. Just to put it in words, nung last po na dumating siya, i-meet natin yung ibang high school friends natin. Lumabas po kami. So parang ang in-expect niya, ganun ulit yung sa second. Pero hindi po natuloy. Wala pong, hindi po kami lumabas. And then, ayun lang po. Parang wala na. Ganun lang. Shinare ko lang po kasi parang actually yung sa case po niya kasi para siyang naalala ko lang tumawag ngayon kasi para siyang Andres Bonifacio. Ay, parang under, parang ganun. Pero hindi siya, wala naman po ang kinalaman. Hey, hold on. Now it's the Paulian. Hindi siya under. Ano ka ba? Ikaw yung babae. Hindi ka magagalit? Actually po, be honest. Hindi ka ba magagalit? Hindi ka magagalit? Kung ikaw'y babae? Siyempre magagalit po ako. Diba? And you are going to do everything you can for your husband to stop communicating with his ex. Tama? And the most logical thing to do pag ikaw'y lalaki is to stop doing it. Because it's cheating by nature. Ano ka ba? Eh kasi Papa Jack, ano, parang we were friends po na matagal. Ay na, kumbaga, nag-start po kaming friends. Sumasama-sama po kami sa mga labas-labas noon. Kaya siguro parang na-develop. Parang gano'n. Tapos nung naging kami, wala pa nga pong 1 month eh. Ate, let's stop, ano, trying to kid ourselves here. Alright? Opo. You messed, ate, whatever friendship you had, dun time na naging kayo. You crossed the line.
ba? And you can never get rid of that. You can never get rid of that, ate. It is what it is. You, di ba? Wala na, ate. Ayun lang po. Sinare ko lang po na there are times talaga na actually hindi naman times lang kapag iba na talaga that makes you look stupid ate pag nagtataka kung bakit nagalit yung girl, come on. Hindi po ako nagtataka, hindi po ako nagtataka patajak. Kasi gusto ko mainis, gusto ko magano kayo, magbunot ng kilay. Naiinis ako. Opo, hindi pa po ako nakapagpakilay actually. Ah, kinakilayan kita. Maroon tapos, po kayo. Well, hindi. So gusto ko lang magkamali para ano. Gusto ko lang magkamali para makalahati ko yan. Okay. So what do you want? Yun lang lang. Opo. Ano gusto mong pag-usapan? Yun lang. Eh, yun lang po. Yung parang, siyempre, magagalit ka naman, Papa Jack, sisermonan mo na naman ako. Bakit naman? So, parang, na parang sasabihin mo na naman niya na, wait, why do you have to assume that? Ourselves. Pero, sa akin po kasi, parang, even the, kumbaga, yung friendship, kahit yun, sabi ko sa kanya, hindi na pwede. You don't have to be enemies. Okay, ganda na. Para, kasi naghahanap ka, you want to draw the line, di ba? Unang-una, even you don't have to be enemies. Okay? You don't have to be enemies, ate. Di ba para, kung ang translation sa inyong dalawa o sa kanya, bakit dito nag-uusap? Magkaaway na ba tayo? No. It's just that you are with somebody else. You have a husband, and he's got a wife. Di ba? And you need to choose between two relationship, ate, kung anong poprotektahan nyo. And sa iyo, ate, I'm sure you're going to choose your husband. Di ba? That no-brainer yan. Tama? Eh, lalaki, okay. Alam mo naman ate, hindi na dyan ang mga lalaki. Hanggat papayag ka, di okay sa kanya yan. Papa Jack, paano po kung halimbawa, ito na naman, may reunion, kung darating siya, gano'n, di na lang ako pupunta para matapos. Bring your husband with you! I mean, that's the more logical thing to do. Bring your husband with you. Kasi syempre, it's very easy for me to tell you, don't go. Evane, don't go. Kasi makikita niya yung mali siya. But if you can bring your husband with you, go. Kung wala yung asawa mo, don't. Don't. Okay. Mm-hmm. Kasi may mali siya eh. Mm-mm. May mali siya. Mm. Yung isang ano pa po kasi doon, parang close din po ako sa family niya kasi yung parang, syempre kilala po ako ng family niya, ganyan. Because you were friends, okay, long time friends kayo. Tumatawag sila, parang parang I've been too courteous to tell them na busy po ako, parang ganun. Pero gusto ko actually yung kapangkahan na gusto kong sabihin is, tama na, tigilan niyo kasi ako. Parang ganun po. Eh may asawa na ulit, may pangalawang asawa na ulit yung anak nila, parang exactly. Ganun. Tama na, ate. Ano? I'd like to believe you, Evane, na kasi ganito, ano? Although, naniniwala ako na alam mo, ate, from the very beginning na he started contacting you again, alam mo na may mali siya yan. I'd like to believe you, ate, na sa'yo wala lang ito. It's just pure friendship. Kasi girls can do that. Mm-mm. Sa lalaki, ate, malabo kami sa ganyan. Ayun po, actually, yung tanong ko sa inyo. Lalaki ako, ate. I should not be telling you this kasi magagalit yung ibang lalaki sa akin. Tama? Mm-mm. Pero ako yung lalaki, nagagalit na yung asawa ko. Bakit pa kita kakausapin? Diba, it does not make any sense. Ang bakla ko dun. Okay. It doesn't make any sense. Manay, pak, ganar. Naintindihan mo? Yun lang po. Mm-mm. Thank you po. Naiinis ako sa bruha ka. Bakit naman po? Shinare ko lang naman po na kumbaga, diba? Hindi na tayo bata. Oo, 32 ka na. Huwag ka nang honest dyan. Opo. Tama na yung mga what ifs niya. Ate, huwag ka mag-reply. Ganun lang yun. Naka-block na po siya. Yeah, tama. Kaya po siguro ibang number niya. I-try mong mahiya sa asawa mo. Kaya po siguro ibang number yung ginamit. Oh, kasi block na po siya eh. Di ba, i-try mong mahiya sa asawa mo. Opo. Kasi syempre, pag ginawa ng asawa mo yan,
Evane, ano ha, magkikita kami ng ano, ex ko. Pa-friends lang kami. Naniniwala ka? Papayagan mo ba siya? Magiging komportable ka ba? Siyempre hindi po. Exactly! Huwag kang plastic ka dyan. Ano sabi na mister mo nung nalaman niya pinuntahan ka? Alam po kasi niya na mga high school friend. Parang hindi niya masyadong detailed na ex ko siya. Parang ganun. Ah, kaya? I-try mo sabihin naging kayo nun. Dali, i-try mo. Ewan ko lang kung makukutosan ka. Hindi naman na po yun pupunta. Hindi na siya. Oh, kasi huwag mo siyang bigyan ng dahilan. Okay, ganun kasimple. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para puntahan ka. Alam niya kasi, di ba, na merong magandang reception eh. Pupuntahan ka. Di ba? Sige. Wag mo siyang bigyan ng dahilan para puntahan ka. Wag mo ibigay sa kanya impression. Mm-mm. Alright? Thank you po. Thank you po. Thank you ka din. Si Tamut. Nasa Baguio ka ngayon? Apo. Ha? Apo. Talaga? Apo. Mag-inaw ngayon, December na, di ba? Apo. Nakakain ka na sa may ruins? Cafe by the Ruins po. Oh, Cafe by the Apo. Ruins. Di ba yung malapit lang, ay sa ano, sa Volantes? Volante po. Volantes, meron kasing ano yun. Volantes, Petsiri. Ay, mali ka eh. Ano ka ba? Wala po, Volante na lang po nakalagay ngayon. Ano ba yan? Mali ako? Ayoko, nagkakamali ako eh. O, nakakain ka na doon? Opo, may dalawa na po ang ano niya. May branch na siya sa may Rice Park. Doon ako napupunta sa may mga horse? Ay, amoy horse. Ay, malamang may horse eh. Sama yun. Yung ba yung pangalawang ano, branch? Apo. Saan yung unang branch? Nasa session po, session road. Ah, umali ka. Ate, ang yung nasa tapat ng Ride Park, may S yun, Volantes, kasi marami na. Yes, nagawa mo ng paraan. Hintan ako. Check ko nga bukas. Kung na i-check, magiging mali ako. Tama na ikaw yung mali ngayon. Tinama? Kaya dalawa, kaya may S na, kasi dalawa na. Huwag kang ano dyan, tumigil ka na. Stop! Huwag kang ano. Okay po. Masyado kang ano ka dyan, pinapahiya mo yung DJ na cute. Ay, hindi po. Oo nga. Badrip ako sa'yo. Ano height mo, Papa Jack? Ba't ba tinatanong? Wala, tanong ko lang po. Wala, sabi mo na. Hindi, ano mo na? Huwag na. Bigyan, I am 5'7.5". Oo, tangkad mo naman. O, diba? Kaya naman siya sa ako na matangkad, so nagiging 5'9 ako. Teka lang. Evane, ganito, ano? I wanna hear you say something for your husband. Ate. I don't know where to draw the line, but I guess in a way you cheated on him by not telling him exactly the real score between you and this guy. I mean, it's not a necessity, you know? Hindi naman, kasi kung eksaktong kwento mo, wala kang ginawa mali. But it is something that at least you could have told him. Diba? But you made an effort not to. Tama, you made it look like wala lang. Tama, mali. Apo. Pag ginawa sa'yo to, ayaw mo to. Siyempre po. Exactly, my point. I want to hear you just, kahit hypothetical lang ito, ate, even though hindi niya maririnig to, I want you to apologize to him and commit something. Promise me or say I love you sa kanya on air. I want it from the heart. Okay po. Alright? Hindi po ko sanay. Paano ba? Hindi kasi na mag-sorry. Asan ba yung tubo ko? Sabi ni Ma'am Ruby Cristobal, you will make a good counselor. Gusto kong sabunutan niyang collar mo. Ma'am, hindi, tutubuhin ko na po. Ayaw po ano nito eh, ha? Ayaw umayos. Richard, okay, ko na ba yung blade? Ito na po, kapadya. Ito na. Ayan. Anong team song niyo? When you say nothing at all. Bakit? Wala lang, kinilig lang ba? Tahingi alam ko. Bakit ba? Okay. But I'm going to play, ate, ay ibang kanta ni Ronan Keating. Sige po. If Tomorrow Never Comes. We've Got Tonight. Tomorrow. Hoy, yung We've Got Tonight para sa kabit yan si Raulo ka. Ay, ganun ba yun? Ay, na! Ay! Ah! Yeah! Hindi ko alam yung lyrics noon. Alam ko lang na siya yung kumanta. Kanta ni Kenny Rogers yan. Oo nga. We've Got Tonight.
Who needs tomorrow? Kaya, we got tonight, babe. Why don't you stay? Ibig sabihin, illegal yung pagkikita nila. Deep in my heart. Napapakanta tuloy ako. Diba? Wala kang ano, Doc. Yung Doc? Sorry. Ay, sa klinik ka, no? Sa klinik ka, no? Klinik to? Wala kang ano, Papa Jack, alternative. Kahit alternative lang. Wala. Someday, when my life has passed me by, I'll look around and wonder why you will always love me. Ba? Ano gusto? Hindi po. Bahala ka na. Sige, if tomorrow never comes, kaibad mo naman. Meron ako iba. Ang cute-cute ko. Bigla ko nakita sa sarili ko. Alam mo ba nang yung maaya ko? Mga ganitong klaseng lalaki ang mga jojowain to. Ang kapal, hoy ikaw ah, Megan ah, tumigil ka dyan. Ano si Megan ano, ng ESF mong kulit. Naiingit. Doon ka. Nagkikitara ka, Megan? Ha? Ikaw? Ah, wala. Wala ka maitulong. Ang ganda, ang galing ko ba? Ang galing mo, ganun. Sabihin mo na, ano itong kakata mo eh. Hoy! Ayaw mo sabihin? Evane, ayaw mo sabihin, Evane, ha? Ha? Ano po yan? Hindi ka ano, ang galing-galing mo, ganun, kunyari, para ma... Ang galing mo, thank yan, you thank po. Yan, thank you, thank you. Nag-thank you nga ako. Ayaw mo yan! Ang ganda ng mga, ano, ibinibli ka pa. Live na live. Di ba kakandaan pa kita ng pitong month holiday na mga yun? Eto. Alam mo to? Hindi po. Kay sarap ng may minamahal ang digdig ako ay kulay at buhay. Ikaw ba yan, Papa Jack? Hindi, nanay ko. Nagigitar. Oo, ako. Octopus ako eh. Bago ako lahat. Didoble ang PF mo dyan. Eh, baka kasi bakit ako sa ginagawa ko. Ay, ganun ba? Wala, holiday namang... Nagbakasyon yung boss ko. Sir, magbakasyon ka lang dyan, sir. Intindihan mo, sir, yung pinabibili ng anak mo, sir. Ipasok na po bukal, December na nga. Ano ba yan? Ano bang gusto mong kanta? Magaling naman ako talaga. Linkin Park po. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Put it up, yo. Yes, man, the wop. Diba? Alternative. Ano bang kaedad niyan? Yung when you say nating aton na yan. Hindi ko po alam eh. Ba't yung nakanta niyo mag-asawa? Mas nakinikilig po ako pag-asawa. Wala siyang lirik. No, ano, another used to be. Ha? Tinanta mo yung dati. Tinamo, pang-ex yan! Ay! Hindi yung pang-ex. Ano ka ba? Ah, bro, I don't want us to be another used to be. So that I can express all things I've been thinking about. Give me your ears. Cause I don't normally do this. So bear with me through this. Diba? There's so many things that I wanna say. Nahirapan na ako. Let me talk. Diyan ka na sumirahan yung boses ko. Simply say, I thank you. I used to love one that I didn't like. I used to wanna break up every other night. Every other night. I used to think relationships were a lot of stress. Yes. Pagka-batch ko talaga kawisak mo, nakaka-relate ako. Oo, di ba? Papa Jack, bawal na gamot. Anong bawal na gamot? Ano yan? Ay, mas, ano mo nun? Sikat nung panahon natin. Mabagay na bawal na gamot. Di ba? Ay, mga kung hindi ngayon ang panahon.
na para sa'yo. Umainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Pag mawawalan ng pag-asa, baby, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Pagsubok. Ha? Ay, alam ko yan, kailan na kinatugtog ko yan. Pagsubok. Sina mo? Proud na proud sa batch. Huwag ka nang ano, nangangantyo ka pa eh. Loko mo. Sina. Ayoko na, napahiya na ako. I love our generation. 90s babies, mga kaibigan. I love our generation. Yes. Oo naman. Brick game. Locano nga roon din. Ang apat ka na na color ko ate. Oh, hindi na ako kayo mag-accept. Wow, ah, parang wala, uwi na ako! Diba hanggang 2 kayo? Ina-announce yung hanggang 2, tapos ito, alas 12, muuwi na. Huwag ka nang gumanon! Sorry. Uwi na ako, holiday ngayon! Alam mo, sabi ng boss ko, hanggang 12 lang ako. Eh lang, syempre, I render my time, ate, from the heart. Okay lang sa akin, mag-isa ng ganito, wala na magbagapit ng time. So, hanggat walang feeling ko, pag ano ba, wala pang mabigat na kwenta na pag-usapan, sige pa, kuha pang caller, ganyan. Pero pang-apat ka na, uwi na kami. Si Richard nga, naka-short ka pumasok ngayon eh. Hindi ba kayo naka-double? Nananawagan ba ko, Ma'am Ellen, yung HR natin, Ma'am, si Richard ba, naka-shorts lang! Naka-shorts lang ako! Baka may baha sa kanila. Gusto lang niya pakita ang bagay sapatos niya, mukha mo. Ano yun, Ten? Baka may baha sa kanila. Baka pag naka-shorts, may baha? Ikaw ang kuwari yung mag-joke, nagpupusin na ako sa'yo. Ganyan naman taga Manila, di ba? Di ba? Pwede ba walking? Pero ayaw kong bumili ng walking short. Alam mo kung bakit? So, bakit po? Eh, kasi baka umalis yan. Walking. Mag-corn kayo. Actually, yung running. Ko na-get. Yung running shoes nga eh. Di ba nawalad ako ng apat? Sabi ko, saan nagpunta? Tumakbo. Bakit? Running shoes eh. Huwag ka maingay. Bakit? May sleeping pills. Ay, ano kaya? Baka magising yung sleeping pills. Malapit na kayo mabuisit sa akin. Sorry. Kawawa yung nawalan ng wallet, Papa Jack. Uy, kanina oh, nga pala ha, si Sir Joseph Malupa, ayan. Meron siyang, buti pinaalala mo, i-announce ko pala to. Ang kanyang ID po nasa wallet, Vidala Lending Company. According sa kanya, naiwan niya po itong wallet niya sa CR ng Shell Molino 3 Bacoor, Cavite, sa Michelle, sa ano CR. Nag-CR daw siya doon, naiwan niya yung wallet. Ang laman ng wallet pala, between 15 to 20,000. Kung sino ang mabuting kalooban, nakapulot po niyan. Maasa po kami na makarating po sa akin yan. At I'm sure magbibigay naman sa Sir. Ako na nagsasabi, di ba? Joseph, kahit magka... Masarap yung binigay na sa'yo, hindi yung... Diba? Lalang. At po nag-CR kayo, Papa, baka naiwan niyo yung wallet? Wala akong wallet. Wala akong lalagay. Ito, wala akong... Sorry. Ang dala ko araw-araw... Wala hulog. Ang dala ko araw-araw ay lisensya. Oo. Wala akong wallet. Ate, yung wallet ko nasa bahay lang. Hindi ko dinadala. Okay. Parang titingin ako lang kanta rito eh. Ano pwede natin pagkanta-kantahin dito? Scorpions. Anong kanta ng Scorpions ang gusto mo? Ay, wag na. Magagalit ka na naman. Hindi. Sabi na lang pang ex. Ano nga? Anong kanta ng Scorpions? Dali. Ito ko marinig. Still loving you. Tinamo! 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 Isang kanta. Sasabihin mo na naman na ex na naman. Kaya nga wag na. Ay, nasabi mo na. Tinamo! 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 Tinamo ka! Tinamo ka! Ang sabi ko, tignan mo ka. Wala ako sabi. Wag na lang. Metallica na lang. Time!
And it's time to win back your love again. Nakamatay naman yun. I will be there. Love. Only love. Daling-daling mo, Papa Jan. Can bring. Naloko mo. Nakamatay ang kantang yan. Si Jojo ng ano ng ibang isti. Oh, Jojo the Love Survivor, how are you? Ano yun? Ano pa? Anong Metallica? The Unforgiven. Ha? Unforgiven. Wala. Lapit yan, hindi ko kaya yan. Unforgiven. Siguro ang mga ano, barkada mo nung high school ate yung mga nagigitara. Diba? Oo. Yung mga ano, o tama, di ba? Yung, di alam mo yung WhatsApp. Oo. Papa Jack, kantan mo pala, semi-charm kind of life. Di ko alam yun eh. Hmm? Wonderwall? Wala lang, binenta na namin. Hirap yung Wonderwall. Please, please. Alam yung Wonderwall? Ha? Okay. Sino kumanta? Faces, di ba? Faces. Oo! Di ba? Wrong ba ako? Champagne Supernova. Today is gonna be the day that I'm gonna back to you. Alam nyo, nagagawa ng batchmate, mga kaibigan, ha? Patensya na kayo. Ay, anyway, sabi. Sabi dito na Jessica. Jessica, main child. Yan. Ang galing magawa ng lyrics. Oo nga. Migil ka. Si Tita May Apostol, nakaantabay siya. Tita May, maligayang bati sa'yo. May comment siya. Ano? Si Joseph Marcelo nakaantabay sa atin. Ligayang pakikinig. Uy, Evane, thank you very much. I hope you, when you go to Metro Manila and your husband, you get to drop by the station. Right? Saan po yung... Sorry. Saan po? We are beside. We are within the complex of Star City. Within... Oh. CCP complex. Okay po. Sige right? Po. But thank you for calling the show though, Evane. Thank you din po. Huwag nga lumandi, ha? Sabi sa live na gitara. Huwag nga lumandi, ha? Opo. Ano pong gusto niya from Baguio? Well, ate, ang gusto ko sa from Baguio ay pera lang. Kala ko yung kabayo. Pera. Alam mo, natutuwa ako mga kaibigan. Kasi pag ini-invite ako sa birthday party, binya ganyan, nagtatanong ako, anong pwede kong iregalo? Di ba ganun tayo? Para pag bumili ako sa mall, di ba, hindi na masayang, sabihin mo na baka kaya ko naman. Kung bilhin nila ako ng regalo, sabihin, ganun ako ate kahit pag Pasko eh. Ayoko nang huhula ako, sabihin mo na anong gusto mo. Kung kaya ko, hindi bibiliin ko. Pag hindi, baka may iba ang pwede. Kaysa bumili ako ng hindi mo pala gusto, masasayang lang. Ato, sabi ko may, po, from Baguio, product pag, ng Baguio. Hindi, ate, ganda yan. Pag may, kasi nakaramay tanong, anong sumarigalo ko? Sabi sa, pirahin mo na lang. Mas gusto ko yung ganun. Ikaw na lang pumili. Wala lang, naisip ko lang. Sige kaya po. Na, pag dahil gusto mo, di ba, Baguio, di ba, pera. May pera naman dyan. Di mo pera. Wala po ang pera eh. Ang bayan. Pag-ubi kasi madaling mga panis eh. Ay, alam ko na! Mm-mm. Yung ano, yung yung balat ng ahas ba yun? Ha? Yung ano, ratan ba yun? Kung anong ratan yung ay, wala po dyan. Balat ahas ba ang tawag nila dyan? Ratan din po. Ratan, di ba? Yung parang baning. Mm-mm. Mm-mm. Ayun, dalan mo ako nun ha, mga ano, 15 kilo. Maasin yun. Kaya kang pakialam, 12 na kilo ang gusto ko ha, minimum. Hindi po. Thank kaya you. Lang, gabi ka lang nandyan. Pwede mo iwanan sa garden. Hindi natin kailang makita pa sa makarating sa akin yung ano. Eh, baka isang kilo na lang maiwan. Loko makakarating sa akin, promise. Medyo ko lang. May dala o wala, okay lang ako. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you din po. Thank you very much for calling. Bye-bye. Si Evane ng Baguio, mga kaibigan. I had a wonderful time talking to Evane. Thank you very much, ha? Ba nagagawa ng kabatchmate, mga kaibigan? Jacqueline! Ayan, ha? Miss Jackie of Dagupan. Maligayang bati sa'yo. Hoy, ano na? Hindi ka nagpapakita. Ito-downline kita. When you ever fall, couldn't look in your eyes.
Maligayang bati po sa lahat. Sa mga hindi ko nababati, pasensya na, patawarin nyo na ako, mga kaibigan. Mag-ingat kayo, mga kaibigan, sa inyong pinagagagawa ngayon, mga pauwi ng bahay-bahay. Ingat-ingat. Marami akong greetings dito. Ito pamangkin ko to. Tito, si Buboy po ito, sabi niya. Pabati naman. Happy 44th birthday kay Tita Divine Gural from Buboy. Maligayang. Si Attorney Galoy, nakikinig siya. Ang PMM Auto Detailing Center sa Bautista Street, Makati, nakikinig daw. Thank you very much. Ang Villaluna family, I'm sure nakaantabay. Ronald and Dixie Villaluna. Kayo pa ba? Mawawala sa show natin. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Maraming salamat. ang Rabino family, maligayang bati po. Mervin Rehino Rabino, mga kaibigan, maligayang bati po. Sila yung nagregalo sa amin ng aming asong si Mocha. Si Abelino Valentina, nakaantap. Abeng, maligayang bati sa'yo, Pops. In the meantime, let me play. Mag-ano muna ako, ha? OPM tayo, mga kaibigan. I'm now playing the music of Kim Chu. I love this one, mga kaibigan. Ikaw naman si Mr. Right. Sundan ko siya ng walang ganun. Oh!